Ano lang. Wait. One moment. Ayun, hello guys. So we are live now. Sorry for that delay. So
We're just waiting for one more panelist, and then I'm going to give them to you. So for this one, let's see. Let's review our comments section. Isa, thank you for watching. Sherman, JC, Michael, Agnes, Miss Ange, Ko, Jefferson Romero, Nelly, thank you. Shay, thank you for joining. John, Sel, Ace, Miss Janet, Dan, Norma, Bobby, and Miss Cheryl, live from Hawaii. Tama ba ako, Miss Cheryl? Ano oras na ba dyan? Alas dos ng hapon. Oh, 2 a.m. in the morning, if I'm not mistaken. Ayon. So, like what I've said, for this episode, we are going to be joined by our esteemed panelists. Maiko Prince Herona, Edison De La Cruz, Florian Cabales, and we have a surprise guest. Medyo nagkaroon ako ng technical issue kanina. So kung matinig kayo, mag-mind, feeling ko baka nakita niyo na kung sino siya. But we are going to reveal her later when we introduce them. So yan. O, plug ko lang kasi naka Let's Go Gymno shirt from the NC SOPI event last year. Yan. Okay. So I think we are good to go. So just to give you a rundown of what our topics for the program flow for today. So as you all know, we are going to talk about Gymno. Yung mga makukulay na Gymno na nakikita natin na masyadong selling like hotcakes kapag ka may mga online selling at online posting. Okay, and then we are going to introduce our speakers. We are going to also discuss the basics. So what are the different types of Gymno, species, subspecies, hybrid, and variety. And then we are also going to discuss about locality kasi medyo sumisikat yan ngayon, which is yung mga Agua Dulce, yan, LB, yung mga Vos, kanyan. So, i-discuss din natin yan. And then we're also going to discuss basic care for Gymno, soil mix, fertilizer, pest. So, kung nanood kayo kahapon ng ating box office live na inabot ng 3.5 hours, by now, dapat alam nyo na kung ano yung mga dapat nyong i-consider when using those type of pesticide or chemicals or anything that would armor us to defeat our not so good pests on our plants. And then we are also going to have a propagation. It's going to be done live. We have a live grafting and we are also we're going to have a live pollination by one of our panelists. So watch out for that. And then as usual, please comment if you have any suggestions or questions, put it on the comment section. And then before we start, like to do a shout out to the rest of the participants before kayo matabunan. So Miss Jacqueline Kyopo, thank you for watching ang aking classmate sa online selling. So CSF, then Mark Villa Flores, Miss Riza Mar, Kennedy, Ma'am Ate Ching Ching, live from Davao. Thank you for watching. Dan, thank you for watching. And our dear friend Wilson Angel, thank you so much. Thank you so much for watching. And then Miss Melissa Solis. So ayan. So I don't want to keep you any longer. Baka sawang-sawa na kayo sa pagmukha ko. For the past 2 days, nakakapagod din pala. Kasi wala na akong nagagawa. Ayan. So, Sir Benson, Shobiko, Alan, thank you for joining. Okay, so we are going to start introducing our panelists. So when we introduce our panelists, you know, if you can post in any shout out or
greetings for them, please do so so that, you know, we can post it here. Our first panelist is Lauren Cabales. Ako agad. Ikaw agad, Elita. Ako agad, ako agad. Ay, hindi ko marinig. Kainis naman ito. Ayan, ikaw na, Florin. You're right. Ano ulit yung tanong? Nakakainis ka. Introduce yourself. Aga-aga, ah. Hello, my name is Florin Cabales po. Tapos, nag-start ako mag-gym nung last year sa Baguio. Nagsimula ako sa Moon Cactus, yung color yellow ng Moon Cactus. Ayun, tapos na-addict ako sa gym, no, dahil first time ko makita ng cactus na may kulay, tsaka, ayun lang. Nabigla ako eh, kasi kakapasok ko lang. Dahil late ka. Ayan. Mula late ako. Yan ang penalty mo. Okay, our next guest is the birthday boy sa June 9. Sir Michael of Cactus Science and Flowers. Ayan. Sir Mike, medyo yung audio mo medyo mahina. Medyo mahina yung audio mo. Okay. Yeah, medyo okay na. Okay. This is Michael Ko, Cactus Pines and Flowers, and thank you for inviting me, Sir Jego. Tapos, for me, I started way back, 15 years ago na ako nag-cactus, nagtrabaho ako sa Baguio, but natigil na ako nang lumipat ako ng Manila. So I started last 2015. Nag-start muna with Baguio cactus muna. Then nang nahiyang na ako, saka ako lumipat sa mga nag-upgrade na ako. So na libang ako sa gymnos kasi makukulay. Yeah. Ayun, thank you so much for that, Sir Mike. Our next panelist is Sir Prince. Hi, okay. Good. Good. Yes, sa lahat. Can you tell us something about yourself? Okay. Nag-start ako ng mag-collecta ng gym noong late 2016 at 2017 dahil sa moon cactus. Dahil nakita ko na madaming kulay, yun, nag-start ako. Then, nag-search ako sa internet kung ano pang mga variety ng ganong klaseng ganito, gymno nga. Eh, na-find out ko na mas marami pa palang mga kulay na lumabas. Kaya, dun na ako na-hook, na-addict na. Ayun, thank you, Sir Mike. Ito, si Sir Mike, in-invite ko talaga to kasi so naglalaway na ako sa mga hybrid. Pero ayaw niyo mag-release. So yun, so abang-abang tayo, ganyan. Oy, Sir Dan! Thank you for watching. Okay, so next, our next speaker or panelist is going to be Bata Agadubu. Ang Nash Aguas ng Cactus World. Edison de la Cruz. Ayun, ha. Hello po, ganda hapon po sa lahat. Sana relate niyo ako. Tapos, ano po, ako po si Edison de la Cruz. Nagsimula po ako mag-cactus last year po, February. Ayun. Katulad po nila, nag-start din ako sa Baguio na cactus. Tapos parang na humaling ako sa kulay nila. Kasi nag-start ako mag-search din ng iba't ibang kulay. Tapos sumali ako sa Gymno Syndicate na group. Tapos yan, gumawa rin ako ng page ko, which is The Patterned Spike. Ayun po. Ayun, thank you so much, Edison, for that.
And of course, meron tayong surprise guest ngayon. And I would like, mamaya ko na siya shout out to Pinumano para makasama ko siya. Kasama natin siya. So I'll give some intro and then I'll let her talk and introduce herself. So first time natin na meron tayong babaeng panelist. So yan, sana wag na magtampo yung ating mga babaeng viewers. So meron na tayong ngayon. So ladies and gentlemen, please welcome Miss Teresa Fabian. Hi, Miss Teresa, one of the admins. Hello po, good afternoon po to all. Teresa Fabian. I started collecting CNS last 2017 po. So, funnily though, I did not start with Gymnos. I started with Haworthias. And then after a while, nakita ko yung ganda ng carnelians. That's why I shifted hinay-hinay lang. At this is actually the first carnelian na nakuha ko. So more of that later. So thank you for welcoming me here. Ayun, thank you so much, Ma'am Teresa, Doc, for gracing us. Alam ko, so super busy kayo. So thank you for that. And I would like to post a shout out to Benedict Domingo. Bonnie, thank you so much for making it happen. Also one of the admin of Gymno Syndicate. So, ayun. So far, this is not going to be as heavy as yung discussion natin last time. Discussion natin yesterday. So, let's start with the basics. So, ano nga ba yung mga different types? Ano nga ba yung mga different types of Gymnocalycium? And what are the different species? Ano ba yung mga subspecies, var, and hybrid? So paano ba na natin malalaman kung yung ating cactus ba ay Gymno? Meron bang specific na characteristic ang Gymno or anything? So we're going to start with Ma'am Teresa, baptism of fire. Okay po. So, isa lang po talaga yung characteristic na sure way to know if it's a Gymno. It's with the flowers, of course, here po. The word Gymnocalycium pertains to naked calyx or naked flowers. As you can see po, wala pong hairs or spines na nakikita around the flower buds. So, if hindi po kayo sure if Gymno ang plants nyo, wait for it to flower. Mostly kasi ang Echinopsis, ang Astrophytums, they have hairs or hair-like structures around their flowers. So that differentiates it from Gymnocalyciums. And then, pag makikita nyo maliliit na buds po ng Gymnocalycium, they resemble fish scales. Parang kaliskis po siya ng isda. So, and then also, Gymnocalyciums are sometimes known as chin cactus. Chin refers to parang grooves po along the ribs of the cacti. So as you can see po here sa ating carnelian, nakikita niyo na mayroong parang pointed side sa may areoles. Yeah, those refer to the chins. One side of this one is the ribs po. So chin cactus, not all Gymnos will have chins, but most Gymnos will have chins. So sometimes Gymnocalyciums are also known as chin cactus. Yun po. Ayun, thank you for that insight, Ma'am Teresa. So, Sir Mike, do you want to share something? For the Gymnocalycium, here, especially in the Philippines and sa Thailand, they're more focusing on the colors. So, may Hanulichi, Rajulichi, yun yung mga usually inaalagaan nila. Kasi those are the gymnos na medyo makukulang talaga. Yan, yun yung ano ko dun sa with regards to Gymnocalycium. Ayun, okay. So, we are going to start, since wala tayong mga questions from our
panelists. By the way, shout out to our 91 viewers. Thank you for sharing, guys. Keep on sharing our lives so that, you know, you can join us here. So, ang next natin na pag-uusapan dito is, what does locality mean? Or ano ba yung meaning nun? Bakit siya kakaiba? How do we mean certain genus with their locality or kung sino yung... Kasi ang alam ko lang is kung sino yung nag-hybrid na yan, siya yung may right na magpangalan dyan. So, i-discuss din natin doon. Pero for that specific question, I'll throw it out to Florin. Yeah. Hello. Yeah. So, Florin, ano ba ibig sabihin noon? Bakit may mga LB? Ano ba yung LB? Ano ba yung agua dulce? Ano ba yung bot? Ganyan. Can you... Yung LV na nababasa nyo sa BOS, ito yung mga pangalan ng mga collector. I mean, sila yung nag-collect sa wild. Tapos, yung number sa katabi nila, ayun yung area code, parang locality, collection number. So, ang collect kasi ng locality code, dapat ano, assurance ka talaga na both parents from same locality code. So for example, ito. Yan. Hindi po siya for sale, ah. Hindi siya for sale, guys. Hindi. Kasi ang... Kasi naniniwala ako. Kaya ako nagko-collect ng locality codes. Kasi naniniwala ako na someday magiging parang malapit na sila mag-extinct. Dahil nga din, yung meron kasing ibang parts na natagpuan yung gymno, wala na ngayon. Yung iba road na, iba tinatayuan na. So, yun, nag-start ako mag-collect ng mga locality routes. Kaya napaka-importante nila sa akin. Na-explain ko ba ng matino yung ano, yung ibig sabihin ng locality routes? Oh, hindi na sila nagtanong. for example, yung locality code, if the vendor is it's from a specific area. Sino yung nagde-define nun ng locality code? So for example, kung boss for LB2178. So where is 178 exactly? Ang LB, actually, ang nagde-decide niyan, mga code, kasi pagpupunta sila sa lugar, alam ko, ano, marami sila, mga tatlo sila, mga ganun. Tapos pag-aaralan nila, then, alam ko, hindi ko rin alam kung siyempre doon, tapos isa, mapupereksyon na to, itong area, yun, hindi ko pa alam, actually. Okay. No. Well, yeah, at least we know that kung ano na yung ibig sabihin ng mga numbers na yon. So, anybody from our panelists who also want to share their knowledge about locality or how we name the different hybrids of gym locality? Sino? Ma'am Teresa, Prince, or okay, sige na pala. Okay. So, as you can see, this is a sample of a locality code sa aking gym na Coliseum Makurugatum. It says here VS32. So, VS32 refers to the collection code of that certain collector na I just forgot sino si VS. Sorry. Pero, if you pertain to LB, it's Ludwig Bert. LB2178 pertains to its ika 22,178 na plant niya. Sa isang collection ng yung sinasabi natin collector, hindi lang iisang species ng Gymnocalycium ang meron at hindi lang po Gymnocalycium ang kinokolekta nila. That's why a locality code or a collection number could have as many as 5,000, 10,000
na different codes. Kasi nga, ganun kadami ang iba. So like, Ludwig Bert, hindi lang siya confined sa Gymno Calicium. Meron din siyang mga Echinopsis, Mammillaria, and Cleistocactus po sa collection niya. So sometimes, meron tayong mga collection codes na iisang species lang, but then they have certain characteristics that would make them somehow different from another kind or another plant na found in a certain locality. Also, sometimes ang ginagawa nila is they collect a lot of sample plants and then they compare it. For example, dito nga sa Agua Dulce, Paraguay, meron silang nakitang Friedrichi dyan that is characterized by slim ribs, green stems with dark stripes, and a clawed-like spine curving inwards or parang naghahag siya sa ribs na mismo. That's why sineparate siya sa dating Friedrichi var Moserianum, which was discovered by another collector din. And ginawa siyang different category. Pero in the same way, hindi siya makategorize as a different species. Kasi nga po, they have the same characteristics as the older or original Gymno Calicium Friedrichi. So, collection codes are used by mostly botanists who maga trying to replicate or trying to copy the original habitat of their Gymno Calicium. Say for example, this Gymno Calicium acrogatum is from Europe. This is from a breeder. However, ang origin niya is from South America. So to be able to take care or, you know, propagate these kinds of species, ang greenhouse po ng ginagawa ng ating mga growers ay para as close as possible sa kanilang mga original habitats. Kasi not all gymnos will have the same habitats po. So that's why it's really fun to collect gymnos with locality codes po. Kasi makikita mo at certain area, ganito yung magiging evolution ng gymno. Pero a few meters out, nag-evolve ang mga gymnos to ganitong species, sa ganitong itsura. Even though they're in the same species, they have different characteristics which makes them distinct enough to be cataloged under another locality code po. Thank you. Ayun, thank you for that. At magsisegue ako dyan kasi eto, meron kasi ako question nito kay Floren. And ito yung tinanong ko sa kanya. And I think, Teresa, natouch mo yun. Natouch mo yung topic na yun at some point. So, ang question ko kasi, for example, sinabi natin na, for example, LB2178. Kasi, like what you mentioned, LB2178 may certain characteristics sila may de-develop just because they are on that locality. So, yung question ko noon is, so paano pag dinala ko na sa Pilipinas yung C2178? Mag-iiba ba siya ng characteristic niya? Or we have to make sure, or we also have to mimic that same environment sa kanya para it could retain yung structure niya na yun. So, actually, magandang question po yan, sir. As you can see, the LB2178 has been propagated in many countries po that does not replicate the original setting in Agua Dulce, Paraguay po. Like in Thailand, in Japan po, nare-replicate po nila, even here po sa Pilipinas. And the characteristics of this Gymno Calicium stays the same anywhere else in the world. Why so? Kasi these species have stable genes po. Evolution usually does not take place in about mga 20 years, 100 years, thousands of years po ang nangyayari for it to evolve a certain point. Just like cacti po. Naghiwalay po siya sa euphorbia, I think around 10,000 years ago pa. And then sa different localities,
makikita natin na ang euphoria po, iba't iba po ang kanilang mga forms. Same po sa gymnocalition. And there is one euphoria, segue lang po ha, there is one euphoria that evolved near the locality of certain gymnocalitions. At yun po ay ang euphoria gymnocalloides. If you can see po, it's round and easily mistaken as gymnocalitium damsi. Kasi nga, it evolved near the locality of a certain gymnos po. So, to answer your question, no po. If you will take species from their original habitat and bring it, say, for your home country, no po. Hindi po mag-a-alter ang kanyang form. However, if yung tulad ng mga ganitong fierce spines, ang na-observe po namin that as they grow new spines, medyo manipis na po at medyo mataba po. Kasi ang spines po nila ay is an evolutionary trait po na to protect themselves from the predators, to protect themselves from the heat of the sun paminsan. Kaya po, if you take the extremes away, they will develop less and less, and sometimes hindi na nakukuha yung original form. That's how plants evolve po. Ayun. So at least ano, clear na ngayon, no? Kasi so as long as yung isang variety is meron siyang stable genes, hindi naman siya magbabago pag inibaw mo siya ng local. Ah, okay. At least clear na tayo diyan. So I'm just going to give that to some of the questions that we have here. Like for example from Irvin Sabala. Pwede po bang gawan na locality code or similar like LB2178 ang mga cultivars? Actually, hindi po. Kasi ang locality codes po ay for, exclusive po siya for the specimens found in the wild. Ang cultivars po ay cultivated varieties, meaning they are made in nurseries and hybridized po ang mga iba. Pero sometimes, not all naman cultivars are hybridized. Like for example po, ang super kabuto. However, chances that you will find a super kabuto in the wild are slim, but meron po. However, hindi siya makonsider as a variety po. Kasi po, ang super kabutos na nakikita po natin dito sa market are usually from years and years of breeding, which means na they are manipulated to be able to get that certain kind of feature or characteristic na gusto po ng ating mga breeders. So, yun nga, that's why we are discouraging people to, you know, really use yung LB2178 if hindi naman po talaga sure na doon galing sa mismong plant or mismo kay Sir Ludwig Birch yung plant nila mismo. Kasi we cannot be assured na yung mga pollens from the other plants found in the nursery ay hindi nagko-cross-contaminate po sa mga plants during their fertilization process po. However, but if the breeder can assure you that, yes, I have gotten the seeds myself, yes, I have isolated these plants, then you can be assured na yun po ay magagamit nyo po yung LB2178. Pero as for cultivars like carnelians po, you cannot give them locality names kasi hindi naman siya local sa wild. Ah, okay. So, ibig sabihin, so yun, medyo clear na, no? So, ang pwede mo lang lagyan ng locality is kung merong available niyan sa wild. Pero kung nag-hybrid ka, iyon hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Hindi yes, pwede, hindi na po siya pwede. Ah, okay. So, meron pa tayong mga ibang questions dito, pero yung sa mga questions kasi, meron tayong topic for that eh. So, I will defer those questions para mamaya, especially for grafting. Meron na tayong mga questions dito for grafting. Pero let's take this one from Michael Santos. Ano yung boss? Nawala si Boss Master dito. Oo. Nawala si Boss. Or VOS po is Volker Skladlich, another collector po siya. Hiniwalay po siya kay
LB kasi they are separated by around 300 or so kilometers from their origin, pero they are found within the same country lang po. Ginawa siyang VOS kasi as you can see po dito, meron pong ibang collector na VS ang gamit na code. Kasi no two codes would be given to the same collector, or two collectors cannot use po the same code kasi they are distinct po. And ginagamit po to ng botanists all around the world po. Okay. And then we have a note here from Benedict. So sabi ni Benedict, kasi nilakas kasi si Jim na sa ibang lugar, tapos sabi dito acclimatize, no alteration will occur. Yun. So yun yung sinabi niya. So meron pa ba kayong iba? So may nagtanong daw na pa. Ito, itong seller na itong daming tanong. Thank you for joining Sir Kirvin Zavala of Greenhouse Valenzuela. May nagtanong sa akin last time, same daw ba ang Agua Dulce at LV2178? Loren, go na. Loren, go na daw yan. Alis-alis ka kasi eh. Nagalagpa ako. So, Ang Agua Dulce kasi, hello? We can hear you. Nagalagba ako. Ang Agua Dulce kasi, location siya. So, di siya actually ID. Di siya, living siya cultivar name. So, kasi ang Agua Dulce, doon natagpuan yung LB2178. Hello? Yan, LB2178. Kasi sa Agua Dulce kasi, marami din natagpuan na halaman. So, di natin pwede pangalanan ang halaman na Agua Dulce. Hello? Ayun, medyo naglalag ka, Floren. Pero yun, so I hope it answered. I think ang sabi ni Floren is, we cannot just say Agua Dulce because Agua Dulce is a place. And there, madami ng variety. Correct. Tama ba ako? Or baka mali ako doon? Yes. Marami na tagpuan doon. Madaming species. Yes. Hindi lang fried Ritchie. Okay. Pero kasi okay. Parang naging, ano na siya, common name around the world. So, hindi natin maiwasan sa mga tao na gamit ito. Pero to say na LB2178 cultivar yung mga spider, syempre nakakahiya lang i-correct yung mga big names sa mga nurseries. Pero technically po, it's incorrect. Kasi cultivar na siya eh. Pero, you know, for educational purposes, pero hayaan na lang po natin sila. Kasi medyo nakakahiya po. Ideaw din yun eh. Oo, ayun. So, tama. Sorry. Ayun. So, I think nasagot na natin yun. Pero may isa pang question. Is it impossible to determine a pure LB just by looking and examining at the specimen? Hello? Yan. So kaya posible ba na ma-determine mo your LB2178 siya just by looking? No, not kasi no. Polymorphic kasi yung ano yung mga genotes. And LB2178 does not pertain to a form or specific feature kasi it pertains to a specific plant. However, nagvavari kasi along the years, nagvavari po siya. So, minsan na sinasabi nila pag 3 spines or pag masyadong malaki yung bands, masyadong mahaba, and then yung flowers ganito, ganyan, ay hindi na siya pure. You can only be assured of the purity of your plant
if number one, your seller or your breeder came directly from Ludwig Birch or from the locality of Alto Paraguay, or Agua Dulce Paraguay itself. Number two, your seller or your breeder has a dedicated nursery only with LB2178 specimens directly imported from Ludwig Birch himself. So, ang nangyayari kasi sa mga nurseries ay mix-mix po ang kanilang mga halaman. So, we cannot be assured of the purity. Kaya, better po na gamitin natin ang name na Gymnocalycium friedrichii. Anyway, it does not change anything naman. Kasi ang species naman niya is Gymnocalycium friedrichii. I've been trying to discourage people to, you know, elevate masyado ang LB2178. Because there are a lot of Gymnocalycium friedrichii varieties that are as beautiful and are as sexy as the rib of the LB2178 po. Okay. Yun. So mas kumbaga, kung dadaanin natin sa technicality, mas better na friedrichii na lang. Yes po. Kasi if you can, teka, ipapakita ko lang to. Ito, hindi ko ma-assure na ito ay pure breed. Mostly we'll say na pure breed ito siya. Kasi daw, manipis yung ribs, yung spines niya before, actually inermis to, ito yung favorite plant ko, wala siyang spines. Ang spines nito before is curved inward, hugging the body, and then, may black bands po na makikita nyo. Parang black stripes po along the body. Before, when it was small, yung stripe po niya, maliliit, they are close to each other. Na yun po ang turo sa akin na ito ay pure. Pag masyado daw close to each other yung stripes niya, pure daw. Pag medyo malayo-layo, ay hybrid na daw po. Then as time went by, nawala po, number one, nawala po yung kanyang spines. Nag-mutate po siya, naging inermis. Number two, lumaki po siya nung na-overwater ko, lumaki po siya. At the same time, nung lumaki, nagkahiwa-hiwalay po ang kanyang, yung kanyang parang stripes. So, nagkaroon sila ng medyo distance. Ang only thing na masabi ko na pure daw is yung pure white na flowers niya na walang halong pinkish tinge na, na pwede natin ma-direct as DOS-014 po. So, no, you cannot really eyeball a certain plant na pure LB2178 siya. Kasi there are a lot of other plant varieties na hawig sa LB2178, which is the VOS-014A and the VOS-1214 ata yun. Warren, kalimutan ko. So, yun. Hope that answers your question po. Ayun, thank you for that. So ayun na, sana sa mga viewers natin, medyo clear na yon. Pero ito ang next question, dahil din na rin naman tayo sa locality, sa mga hybrid, sa mga species ganyan. May tanong tayo from Kaktinik. Ano po sila nabibigyan ng name like yellow tiger, king kong or flamingo? Sir Mike, do you want to take that question? Actually, thank you, Kenny, sir. Actually, yung mga most of the names na binibigyan nila as a common name, karamihan kasi from Thailand. Pero if you're going to talk or mingle with mga kapatid na nag-produce yung magagandang Mihano or Chief. Ito lang po yan. Usually, it's no name. But like for example, mahirap talaga to distinguish from one plant to another by the offset itself. For example, I'll give you an example. For this one, this is the name is as Aurora. The common name is Aurora, and this one is also an Aurora. Now, if hindi mo nang galing dun sa mismong supplier ko or yung mismong cultivator ng plant na yan, hindi ko ma-distinguish na Aurora. So, ang mga common names normally,
binibigay lang nila sa mga, kung halimbawa ako nag-produce, papangalanan ko yan. Pero ang features ng bawat plants, hindi pare-pareha. Kasi they came from seed. Tapos ang ano doon, mahintig lang talaga sila magpangalan, pero karamihan naman, hindi pa sila registered. Usually kasi nire-register yan pag medyo matagal ang registration yan kasi maraming plants na dapat na pare-parehas, stable ang tawag nila para ma-register mo sila. Para magkaroon sila ng mga pangalan. Yan. Okay. Ito yung sana. Yes. Okay. So thanks for that, Sir Mike. So same din ba yun? Same din ba siya na before ko siya ma-consider or before ko siya mapangalanan, just like what we have in those species na merong locality, dapat stable na siya before ko siya mapangalanan. Yes. Dapat, from my friend of mine, sabi niya, actually, when I talk to one man, iba tayo, from one supplier or nag-cultivate talaga or nag-produce ng euphorbia naman, may euphorbia from COSCI, he has been doing the euphorbia from COSCI for 15 years, but until now, wala pa siya na ipapag-register na plant na nakapangalan sa because wala siya makuhang stable. I mean, around 200 yata na plants dapat almost stick pare-parehas ang itsura. From there, tsaka mo lang siya may papa-register na, oh, ito yung stable na to, magkakamukha sila or lesser lang yung difference sila, that's what I'm going to register. Parang ganun lang. Kasi kaya din siguro na nakakalito, no? So, like, for example, for certain strains, ikaw mahilig ka mag-hybrid. So mahilig mag-hybrid. May mga I think you have your hybrid na rin. So, paano pa yung ganun? Kasi minsan, nakikita ko, may nagbebenta ng carnelian, ibang-iba yung itsura dun sa pinibenta ng carnelian dun sa iba. Kasi yung sa akin naman is kwan, more on nag-hybrid ako, hindi ko inaalam yung mga about sa mga kung ano nang galing or something like ganun. More on, practice ko lang sa mga collection ko, kung ano yung mismong nag-flower sila, yun lang mismo yung kino-cross-parent. Then, lumalabas naman yung resulta na iba-iba. Kaya, ganun lang yung ginagawa ko sa pag-hybrid. Hindi ako yung tipong nag-hybrid na sinasabi nila na more on sa theory na mayroong fina-follow. More on nagkukuan lang ako kung si ano yung available doon sa dito sa aking collection, like kumbaga Mihanobichi to Mihanobichi din na klase, yun lang yung mismong kinahybrid ay parang kinocross pollinate ko, then tinitingnan ko lang kung ano yung lumalabas na resulta, yun naman nakaka-produce naman ako ng parang iba sa mga ganun lang po siya sa akin. Ayun. Okay. Thanks for that answer, Sir Prince. So, what about you? Any thoughts on that, on sa mga hybrid or sa mga naming? Yeah. Ayun. Sa akin naman, ano, kasi tambay din naman ako sa ano, sa group ng Thailand ng ano mga collectors ng gym, no. Usually tama agree ako doon sa sinasabi ni Sir Michael ko na usually bago ako makapagbigay ng cultivar name dapat niya stable bilang maraming ka na produce na pare-parehas. Pero lately kasi mapapansin niyo or I know sa mga nanonood na tambay din sa gym ng Thailand group, parang cellphone na 'yung nangyayari. Parang every other day or every day laging may bagong gymno ID, which is parang nakakalito na. Parang ito, saka ito, parang magkapares lang yung kulay ah. Parang, ba't magkaiba yung cultivar name? Parang ganun. Parang ang nangyayari ngayon kasi sa Thailand is, pag ako, meron akong no ID or parang variegated, pwede ko na siyang pangalanan. Usually may makikita ka sa group at magtatanong sila, anong pwede ko ipangalan dito? Parang ganun. So parang kahit sa Thailand, kahit marami silang breeder,
usually hindi rin nila nasusunod yung ano, yung number of stable na gymno. Parang usually nakakapagpangalan na lang agad sila. Kunyari, itong gymno na to, gusto ko pangalanan ko ano, Edison, parang ganoon. Nasa kanya na lang kasi, sa kanya nagsimula. Parang ayun lang yung ano, additional ko. Parang hindi siya usually ano na nasusunod na yung ano, yung law ng botanist siguro na ano, policy na paano magbigay ng cultivar name. So kumbaga parang ano na sila ngayon, parang mass production na ganun. Oo, feeling kasi ko parang, parang ganun. Oh, parang ang nangyayari na lang is ano eh no, parang pollinate ako ng pollinate, I'll take note of the parents, and then kapag may magandang lumabas dyan, yun na yung ilalabas ko, and then I'll ilalabas give a name. Ko. Oo, usually tulad ng ano, yung sikat-sikat ngayon yung cross-pollinate ng T-Rex. Pag nag-T-Rex sila sa variegated na gymno, pinagsama nila, may lumabas, papangalanan na agad nila. Like, kunyari, yung King Kong, yung Majunga, Goji, I'm not sure na marami na sila na-produce nun, pero naglabas agad sila na, oh, ito, Goji. Maganda nga siya, kakaiba naman. Walang kaparehas, pero we are not sure na marami na na-produce si Sop na, ano, na Goji. Parang ganun. So, parang basta may bago. Pag may bago sa paningin, papangalanan na agad. Parang ganun. Ah, okay. So, ano yun? Is it good or bad? Ay, yun sa akin. Yun sa akin. Yeah. So, to Sir Edison, for example, I'm going to set an example. Like for this one, I bought this from one of the builders. Ayan, medyo malaliwanag. Yung ibang side niya, puro may variegation na green. But the other side niya, puro orange, yellow, pink. So, if I'm going to propagate this one, kailangan ko pangalanan sila na ano, like this. Like for example, I'll name this one Candy. Halimbawa, papangalan ko siya Candy. So, ang hirap mong sabihin na this one, the pure orange is a candy, and the other one with the pink and orange green is also a candy. Kasi, siyempre kung ako bibili, paano ang madidistinguish na candy yan? Eh, walang ibang, walang green, may there's an absence of green. So something like that. So ang nangyayari, karamihan, na to yung iba, even sa Thailand naman, na nangyayari is, may mga breeder or mga nagpaparami ng mga plants na pag nakita na maganda, papangalan na nila on their own. Na pero hindi naman stable yung sa like for example hindi naman siya nagpo-produce ng pare-parehas na line na may green and blue, green and yellow lahat na same pattern din parang ganyan. So nagiging well tayo kasi here in the Philippines nagiging ano din tayo na once na may lumabas na bagong mga what do you call name ID name or ID parang hotcake para natin I need to have that one. But did we see kung maganda yung variation? Did we see where that really came from? Saan siya nag-breed? From one plant A to plant B? Sino bang parent? Sino male and female? Something like that. Dapat malaman natin. Matutunan natin. Before we jump into na, itong pangalan nito ay ganito. Parang ganun. Ah, okay. Kasi ang dami na eh, no? For example, Deadpool. Classic example, Deadpool. So parang ang nangyayari ngayon, kasi as far as I'm concerned, parang one source lang daw siya. So that also drives yung, I think, law of supply and demand na dahil one source lang siya, kaya mas mahal siya ngayon, mas in demand siya ngayon, so ganun. So it differs. And I think this is also one way, that we can encourage the Filipino cactus community to develop their own hybrid. I think it's about high time. So si Sir Prince, medyo naunahan na tayo ng konti ni Sir Prince, pero kaya pa natin umabot.
naman ito. Oh, ayan. So, kaya pa nating humabol doon. So, I have a few more questions here. So, is there any cactus certification to prove the lineage of plant like dogs with breed, for example? Meron bang ganun? Even sa Thailand, may ganun ba? For me, wala pa akong nakita. Dito sa ating... Dito... For me, yes, ma'am. Yes, ma'am Teresa. Dito kasi sa atin sa Philippines, may ano tayo, Philippine plant Variety Protection Act. It's a very tedious process, but it grants you the protection of having, parang kumaga copyright siya for the plants. And you will be issued, I don't know if they will be issued a certification, pero nalilista po yung sarili niyong hybrid. However, to be able to do that, you must comply with all the requirements set by the law, which, if I remember right, is around 20 years na nabibreed siya, and then it can be reproduced in any way, like sexual or asexual reproduction po, without losing its distinct characteristic. It grants you the protection of the plant, meaning same po sa Deadpool, na mahal siya kasi along with it, you buy a plant, you buy the rights to propagate and sell it. Ganyan po yung nangyayari. Kaya I think hindi na benta ng owner ng Thailand yung rights sa ibang nursery owners. Kaya medyo hirap pakita si Deadpool. I think last year ko pa nakita first si Deadpool, mga around January. Nakita ko na may nag-post ng isang nursery owner Deadpool. Kaya hindi pa siya nagre-release. If it's last year, I think he can already propagate it via grafting, pero hindi niya pa nare-release. Kasi exclusive pa siya eh. It grants you the exclusivity of owning that plant. Parang ganyan. With regards to Deadpool, nakilala ko siya, yung mismong gumawa. I mean, who created from siguro cross-pollinator already than any other ano. Na-meet ko siya. Well, actually, dito sa Philippines kasi, ang the first one who brought Deadpool here in the Philippines is Sir Dan Saklangan. He was the one who brought the, I think, two or three mother plant na siguro na Deadpool. Now, after that, I visited a friend, then sabi niya, would you like to have a very beautiful plant? Sabi niya ganun, so sure, can we go? It's a very far. It's okay. So punta kami, nag-rent kami ng ano, na sasakyan, then pumunta kami doon. So, nakinawag na yung kanyang mga mother plant. So, I asked the creator na lang. Nawala si Sir Mike. Sir Mike, bumalik ka. Ayun. So, can you still hear me, guys? Yes. Yes. Ayan, okay. So, yun. So, natakot ako dun sa sinabi mo hindi pa sila nag-release, Ma'am Teresa. Nag-release sila, pero not in bulk. Not in bulk. As much as yung nakikita natin sa, not in bulk, yung nakikita natin na tulad ng mga carnelians na parang candy binibenta sa sides pag may plant show. Konting-konti lang talaga yung nagbebenta. Kasi okay. I saw that last year from Sir Dan na pinost niya. And sabi ko, ito, bigatin to. Hindi ko to makukuha siguro in the next 2 years. Which is true, hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha ang Deadpool. nakasabay ko si Sir Dan dati yan eh. Nakita ko yung tatlong Deadpool doon sa show. Babalikan ko sana nung binalikan ko, siya na nakakuha. Wala. Oo, kasi tatatlo lang. Oo, tatatlo lang yun dati eh.
Sir Dan, mag-comment. Nakita ko rin yun. Tatlo. Yung sa ano, sa nursery niya, tatlo. Tatlo nga. Ayun. So, ang daming ibon ni Edison. Ayan. So, sorry, Sir Mike, I think we lost you. So, I'll give you back the floor to finish our session. Yeah, I'm at the Deadpool. Then, sabi ka niya, ang about the Deadpool is, mahirap talaga siya para because as it grows, nawawala yung kanyang mga period niya. Nababawa. So, mas kumpon lalo ng anak. Kaya yan yung kami niya. So, when Sir Dan Saklangan brought in Yuri, kinapa po yung ano, if you, kung meron pa siyang ano, stock ng mother plant, sabi ko sa akin, I can give you only five. Sabi niya, I can give you only three because I only have limited mother plant. So, I brought in tatlong Deadpool na mother plant. So, from there, mahirap talaga siya kasi palalakihin mo muna. Then, saka siya lalabas ng ano, yung mga offset niya. So, ganun ang nangyayari. Ngayon, medyo mabilis naman na yung production if you know the technique. Yeah. Ito yung ano ba? You really are ano, this is the grafted vernacular, sorry. So if you're going to notice, even as small as smaller than 25 cents, the color is maroon. Mm-hmm. Yeah, maroon na, tapos yung greenish niya wala. Mm-hmm. So ito yung galing talaga dun sa kumbaga, from mother plant to the offset. This is the first generation offset. This maroon. First generation offset ng mother plant. To. Walang green. Okay. So, ayan. So, si Sir Dan pala ang nag-hoard ng mga ng mga mother plants. Grabe. Kung gusto din naman na kuan magkaroon ng pups, yung ginagawa ko kasi mayroon akong ginawa dito na experiment din. Ganito siya, tinatap cut ko siya. Yan. Bali, kinahati ko doon sa gitna para magkaroon siya ng mga pups. Yan. We call it coring. Hindi naman, yung hindi mismo doon sa gitna ko chinap, kundi sa half. Half talaga half siya? Oo. So, yun yung common terms na beheading. Oo, beheading ba? Ah, beheading. Kasi, beheading, oh, yan. Ayun. Sige, so we are going to go to that topic sa propagation later on. Nagpapa-shoutout lang, hindi ko mapalagpas to kasi pinagbigyan niya tayo kahapon ng 3 hours. So, shout out to Sir Tom Paston. Again, thank you for your patience and for sharing your knowledge yesterday kahit inabot tayo ng 3.5 hours. So, ayun. So, I think pwede na tayong mag-move on, no? In case meron akong mga na-miss na questions, Chan. So, just post it again. So, para ma-monitor ko siya. Kasi hindi ko alam kung yung mga share from groups, yung mga comment doon kung pumapasok din dito sa akin eh. So, if you have some comments or questions, just put it in here. So, eto, pagbibigyan ko lang to kasi I think related tong question na to sa in terms of pang hybrid or var or species. So, may question tayo. Ang crested o cristata ay nasa genes po ba? Sinong? Yes. Yes. So, ibig sabihin ko... It's a mutation. Huh?
It's a mutation po. Kumbaga, like my crested agua dulces po. Hindi siya, it came from a mother na nag-mutate, nawala po yung apex or yung growth point niya. So, nag-produce din po siya ng mutated pups. Actually, ang variegation itself is a mutation kasi hindi po, sabi natin, normal. But there is no sure way to induce or gumawa or mag-force ng isang plant na maging crest. Kaya po, nakikita po natin yung mga crested, nakukuha din po siya via seeds kasi it can be propagated if you have crested parents po. I think na-produce po yan ng isang nursery po dito. They had seedlings who crested early on kasi it came from crested parents. However, the probability, I cannot really assure you kasi it's deep genetics na po. Hindi ko siya ma-explain talaga. But yes, it can be a factor. Ayun. So ayun, sabi ni Sir Chong, ang ating resident plant pathologist, it's a genetic defects on apical growth. Sino ba nakakaalam ng term na apical? Ayun. So ayun, let's move on. Kasi we can check on nagtagal tayo dun sa mga naming convention and whatnot. So we are going to move on to the next part of our topic, which is the basic care for gymno. So ayun. So the way that we are going to do this is that iba-iba kasi yung growing environment nitong mga panelists natin. So what we're going to do, we'll go to them one by one, and then they are going to explain what their environment is at home or where they grow their plants. And then they'll tell us kung ano ba yung soil mix nila, what pests do they encounter the most on those type of setting. Okay? So, let's start with Sir Edison, kasi ikaw yung nandyan sa right side ko sa screen ngayon. Ayan, so regarding naman sa basic care, actually, naman di pa nakakaalam, nasa Pasig City ako. So, parang nasa, ano siya, syempre, city siya, hindi siya tulad ng mga kila Sir Prince na sa province. So, dito sa city, medyo pollution, saka mainit. Ang basic care sa pag-aalaga ko is I'm using Masipera. Hindi ako nagpo-promote, sinasabi ko lang yung ano, yung totoo. I'm using Masipera soil mix kasi mabilis yung mag-drain sila, mag-drain yung soil mix niya. Tapos ano, nakaiwas siya sa ano, sa pag-rot, sorry. Tapos, the toppings na ginagamit ko sa ibabaw is yung akadama. So, bakit ako nag-akadama? Yung iba kasi sinasabi lang, pag naka-akadama ka, mayaman ka. Pero, no, kasi nag-i-invest tayo sa alaman natin. Ginagamit ko yung akadama para malaman ko kapag yung soil mix ko sa ilalim or yung medium sa ilalim is basa pa. So, kung sa akadama, wait, kuha na ako. Ayan. So, makikita nyo, yung toppings ko is akadama. Tapos yung nasa loob ko is, syempre, masitoy na soil mix. Kaya ako gumagamit ng akadama kasi dito ko nalalaman kung pag dark siya, dark color yung akadama, ibig sabihin, basa pa siya. So, hindi ko pa kailangang diligan sila. So, pag nakita ko na siyang light brown, that's the time para sa akin na pwede ko na silang diligan. So, naiiwasan ko yung ano, naiwasan ko yung pag-overwater sa mga alaga. Ayun, so yun yung mga basic care ko sa, ano, sa pag-ahalam, or pag-aalaga ng gym, no? Ayun. So, Sir Edison, ano yung mga usual pests na na-encounter mo in a city setting? Ayun. Usually, ang na-experience ko yung mga aphids. Tama ba yung aphids kung kulay puti na maliliit?
Tama. Naku, kapag si Sir Chong ang tinanong natin yan, gusto niya close up picture. Pero I think yun yun. Yan, usually yung aphids, sorry, sa mga lagang ibon na. Pero yun, ang usually na-encounter ko yung mga kuliputi na insects na maliliit. Saka yung scales. So yun lang naman usually. Kaya ang ginagamit ko, ano, yung sibin, saka yung ano, yung musitera na ano, na kung ano yung kulay dilaw, sorry. Neem oil ba? Neem oil, saka yung ano, yung kulay dilaw, ano yun? Yung... Okay. Masitera, baka naman. Wala pa ako nung... Ano yan? Yan, detain. Ayun, detain. Ayun, detain, 7, at saka... Neem oil. Ayun lang yung show yung ginagamit ko. Ah, ayun. Madami ng fans yung mga ibon mo. Oo, oh, okay. Dami alaga nilang ibon. So, ayun. So, nalaman na natin, ha, for Sir Edison, ang ginagamit niya ay Masitera soil mix. So, which one in Masitera soil mix yung Gymno mix? Yung, kasi ano, medyo yung iba-iba na yung... Regular. Ay, yung regular. Okay, okay. Kasi yung, kasi, ano, yung Gymno soil mix nila, maliliit yung, ano, yung... Pumice. Yung pumice na yun. Sobrang maliliit yung, ano, yung sa Gymno soil mix nila. Which is, mas gusto ko, or parang tingin ko mas okay yung malaking pumice. Kasi mas kumakapit yung mga roots doon. Saka mas madali silang ano, makasipsip ng ano, ng nutrients or yung water. Ah, okay. Okay. So yun. So for all of our city viewer, for all of our city dwellers, so yun ang technique ni Sir Edison sa kanyang soil mix for his Gymno. So, let's move on to next. I'll go lang paikot dun sa ating grid. Ma'am Teresa, you're next. So, ako, usually I change my soil mix every year. I use reverse sand, pumice, sometimes carbonated rice hull if meron. And I've also tried yun Masitera soil mix. I've seen results, good results po with Masitera soil mix. Again po, this is not advertisement po. Pero for those na hindi maka-access sa Masitera soil mix or yung mga ready already prepared na ready to pot mix po, you can mix po river sand or yung grava, yung pinagbistayan yun, malalaking bato-bato, pumice, and then a little bit of organic material which is yung ipa, or carbonated rice hull. Meron din gumagamit ng sawdust. And then, if you do not know, or if you are too busy to water your plants regularly, wala kayong regular na watering schedule, I suggest na you put a bit more organic material in it para magkaroon siya ng soil, water retention. Hindi siya magda-dry up. However, if yung lugar nyo po is laging nadadaanan ng bagyo, laging nauulanan, or if you are somewhere up in the mountains na laging nagkakaroon ng moisture, I suggest na magkaroon kayo ng madaming pumice or pumice para well-draining ang ating soil mix. Sa setting ko kasi, magkakaroon ako ng sun around 10 a.m. in the morning, and then intense heat na siya from 11 a.m. up to 3 p.m. Mga 4 p.m. medyo mahina na yung sun. Common pests that I've encountered, usually scales kasi. Scales na nakakahawa kasi. So I treat them with Sevin, yung insecticide na spray. And then for long-term effects, I also invested in StarkLG and nabigyan din ako ng Furadan, which are both systemic insecticides. Pero for immediate protection po, I suggest, or immediate treatment, gumamit po tayo ng contact insecticides, which is Sevin. For fungi naman, I spray all of my plants with Dethane twice a month. And then, pag summer naman, once a month or minsan once every 2 months pag summer. And also, recently, I've
encountered Phytophthora. Akalain mong root rot siya at first, pero wala naman siyang signs of overwatering. At nung chinek ko sa isang European collector and sa isang plant biologist, they confirmed na it's Phytophthora. So, yung mga gumagamit ng water sa galing sa aircon, paki-check nyo po yung containers niyo na may parang lumot or algae. Kasi sabay po dyan yung mga Phytophthora or yung mga oomycetes. And a little bit of scarring or may entry point, eh, these are microscopic organisms, papasok po siya and then kakain po siya mula sa loob. So, hindi mo makikita talaga. I've lost a very beautiful specimen dahil sa Phytophthora po. Ayan, may clarification. Buti na lang nanonood si Sir Chong. Ito po ba yun? Phytophthora? Parang ganyan nga po yung spelling ni spelling. Tomas. Ayan. So yun, I cannot really tell you. Oo, so Sir Chong, kung meron kang advice for that, please let us know that we can help ang ating resident plant pathologist. Thank you po, Sir Chong. Oo, join ka. There are different from the higher fungi. Ayun. So i-check natin, i-monitor ko yung comment ni Sir Chong dyan. So thank you for that, Ma'am Teresa, for sharing your experience. So like what we've said from yesterday then, make sure that you are well protected when you use fertilizers or fungicides or any other chemicals. So ayan, they are water molds, sabi ni Sir Chong Paslon. Oo, water molds daw. So baka most likely pagka mga nabababaran ng tubig, no? And then they'll grow from there. Ayun. Sa ano po, water. Contaminated water na kuha. Oo, ayun. So make sure, so wag naman Evian na water yung ipangdilig nyo ng plants. Pwede Wilkins, naman yung mga Wilkins lang. Okay, from your friendly distilled water supplier. Okay, so we'll go on next with Sir Mike. Ikaw yung biglang napunta dyan sa grid na yan. So I'll move to you. Okay, sa akin naman, ang potting medium ko ay depende kung saan ko nilalagay. Okay, I mix na yung potting medium. Nagbebenta din ako din Metro Manila. Pero I usually ask them, saan yung po ginagamit muna? Saan mo lalagay yung plants mo? Yun ang tinatanong ko. Then, anyway, so ang ginagamit ko is I do my own potting medium. Mag-mix na ako from my potting medium. Mag-mix na ako ng systemic, which is, yes, yung isa is the star called G. Medyo mahal, pero it's okay. Tapos, I do systemic pesticide and do systemic fungicide. Then, I mix with compost. Soilless potting medium. Sa pamis, I do a vermicast. I put on a little bit of, ang ano ko is yung cocopeat. It's a little bit of cocopeat. Depende kung saan ko siya ilalagay. Tapos, I do, kung may available na rice hull, charred rice hull, yung sunog na ipa. Gumagamit din ako nun. Then, I do incorporate yung four to six months na slow-release fertilizer. May mas maganda na sa osmocote. So, yun. So, yun, depende kung saan mo gamitin. Like, for me, I have my greenhouse and I have my rooftop. Yung rooftop ko, ang cover lang niya is the... For the summer, I have a four-ply net for the summer. Pero on a regular, ano, yung medyo may maulan, or ano, it's a two-ply net or one-ply net lang. So, ang potting medium ko is normally, I change the potting medium, kagaya ng Teresa, it's once a year. Pero depende, kung minsan kasi may mga plants ako, hindi ako nag-over-potted. The first thing that you should
aside from the potting medium, ang sabi ko nga, ang mostly sinasabi ko, if you can buy a plant that's worth 1,000, 2,000, 3,000, then you must have a good potting medium. You should invest in a potting medium. Paano gagandahan mo pag hindi magaling potting medium mo? So yun ang sinasabi ko sa mga ano, mga kliyente ko. So yung mga kliyente ko rin, pinuturuan ko how they do it. Kung may mga ano, I just, ito yung mga ginagamit ko, sasabi ko sa kanila. Now, on the, with regards to the mga, what do you call this, peste, yeah, I do, since naitanong ko na sila, I do maintenance with the regards to dun sa pesticide at fungicide. Since the greenhouse, I do the fungicide kuminsan twice a month or once a month, depende kung gaano siya kainit. Kung masyadong kilog pa, I usually do it twice. Lalo na pag wala ko, ino-open ko yung door para may ventilation. The first thing that you should ano is para maganda yung growth ng plants niyo at maiwasan yung mga rotting kuminsan. A well ventilation, ventilated place is okay, is maganda. Yung scale, yun ang isa sa mga kalaban ko. Scale and the mites. So pag may nakita ko medyo may kinapitan ng scale, emergency ER na siya kagad. Tinatabi ko na para maiwasan yung mga hawaan. Kagaya sinabi ni Ma'am Teresa, madali na magkakahawaan yun. Lilipat lang yan. Or if you're going to treat it individually. Tanggalin mo yung plant, doon sa treatment area, i-treat mo doon. Huwag mo ititreat yung isang halaman na contaminated sa tabi ng isang halaman na hindi siya contaminated. Baka lumipat lang. Pag hindi namatay yung peste. So yun, I do... basang in-investment na nila, ang usually sinasuggest ko is make sure na huwag masyadong init ang potting medium. There are some potting medium na masyadong high ang content ng number one, ang iniiwasan ko is yung may mga rice hull na ano, binabawasan ko. Once ang rice hull kasi pag medyo naiinitan siya, umiinit kasi abuyan eh. So if you're going to try to plant up, kahit anong plants, itry mo, mahirap siya lumaki pag nasabog. Usually namamatay kasi yung ano, yung ugat. I treat them, seven, I also use seven. Yung ibon is, I use oil base for the fungicide naman and scales. Since yung ano ko, yung greenhouse, garden ko is nasa bahay, I seldom use yung blue, parang blue yung label mo. Medyo pure chemicals na yun. So I usually use yung green label, yung mga green or yellow label, like green or yellow label. Chemical label, which is, yeah, basta you have to protect yourself when using chemicals. Kahit organic man yan or ano, you have to protect yourself. Yeah. Basta you have to invest with a good potting medium. That's the number one. A good, madali lang naman ano yan eh. For us kasi, for me, plug-in ko na rin. Yeah, pero kasi I sell potting medium but usually right now, medyo mahirap magpadala. So I usually sell it in Metro Manila. Mura lang naman yung sa akin. Mura lang in the sense na when you buy a 1,000 plant against the 1 kilo with 60 pesos lang, you go for a good potting medium. Yeah. Ayun. So thank you for that, Sir Mike. So may answer sa atin si Sir Chong. So sabi niya, the usual fungicide we use like dithane is for higher fungi group. Meaning dithane is not effective for lower fungi, which is like homicides. And then, yes, sabi niya, ito, medyo, sa mga doctors, or sa mga doctors dyan, mefenoxam, AI, is effective on homicides, usually by dipping before planting. Oh, ayun. Napin ko nga yan. Baka meron sa Shopee. Oo. Bawal daw mag-promote ng brand Wilson, sabi ni Sir Chong.
Oh, pero sa atin, like for example, yan si Sir Mike, may sales siya mamayang 8 p.m. So sa, for sure hindi tayo aabot ng 8 p.m. kasi kailangan mo si Sir Mike. And also for Masitera, oh, I've also worked with them for events last year, and also we have a collaboration sa YouTube videos ko with them. So it's okay. I'm not going to ban any promotion of brands or your products on this FB Live. Again, just exercise caution. It depends. It may work to your environment. It may not work to your environment. Kaya yung style na ginagawa ko is from different yung panel natin. Usually iba-iba yung environment nila para malaman natin ano ba yung effective sa kanila that probably matches also our environment. Okay, so thank you for that. Yes, Sir Mike. Yun lang, basta YouTube yung once na, especially the newbies, they have to check first kung saan nila ilalagay bago sila for the next tour of their composition of their copy medium. Kasi iba-ibang lugar, iba-iba ang kailangan requirements. Like in Baguio, iba yung requirements sa parking medium, dito sa lowland, iba yung requirements. Pag nilagyan nyo siya sa isang greenhouse, ibang requirements yan. So, yun, actually, trial and error lang yun. Oo. Tama yon. Okay, so sorry, may question lang tayo dahil napag-usapan natin ng pest. So, mabisang mawala ang mga langgam. Ako kasi, ano eh. Ano ba yon? Cinnamon? unless meron kayong iba ginagamit for pangtanggal ng langgam. And then, we also have a question here. You can answer this right now or we can park it. I'm not sure kung meron ditong ano eh naka-condo or something. But do you guys encourage to use grow lights sa mga gymnos if there are no available sunlight for a period of time like rainy season, which is coming? So you can answer that or you can park if you already have an answer right now. Ako before gumamit ako ng ano ng GL or grow light na tinatawag natin. Last year nung rainy season pa. So, ang di siya advisable ng pangmatagalan pero for temporary, pwede siya. Tapos, usually, sa mga gagamit ng grow lights, kailangan doble or mga 6, I mean, sorry, mga 8 hours, 10 hours yung nakabuhay yung grow lights nyo. Hindi siya pwedeng 5 hours lang kasi yung grow lights is parang pwede lang, parang morning sun lang siya kung ikukumpara. Yung nabasa ko eh, or may nag-share sa akin regarding grow lights. So, kung mag-grow lights kayo, hindi siya pamadalian lang. So, kailangan i-stay yung halaman mo more than 8 hours. Tapos, mag-ask pang watts yung kailangan mo ulit. Hindi 10 watts, kundi 1,000 watts. Yun. May mga ano kasi yun eh, may mga watts na required or yung mga variety. Ayun, 1,000 watts yung usually para i-compare mo siya sa ano, sa morning sun. Ayun. Okay, so sino pa may experience sa grow lights? Meron pa? Okay, kung wala na, we are going to proceed to Sir Prince. Sir Prince, so your basic care, soil mix, and pest. Yung basic care ko naman about sa mga tanim ko ngayon is pinalitan ko. Dati kasi more on, katulad nga sabi ni Ma'am Teresa, na nag-iba din ako. Parang inadapt ko yung mismong soil mix ng Baguio, which is parang nakikita ko kasi doon sa mga soil mix ng mga common cactus is parang madaming dahon. So, trinay ko ngayon yung new na soil mix na nabibili ko kay Ilac Farm, which is soilless compost ng acacia leaves. Yung mga branches niya parang na shredder siya. Pagkatapos mayroon siyang kukupit at saka pumice din. Then ito ngayon parang maganda yung resulta ng aking mga halaman, which is every year naman akong nagpapalit din ng soil mix.
sa pag-control din ng mga peste, bali ang ginagawa ko lang is hindi kasi ako masyadong nag-use ng mga chemicals kasi dito sa amin kasi is compound at maraming bata na mga pamangkin ko. Kaya parang dinidisregard ko siya. Ang ginagawa ko lang is parang kung may makita ako kasi everyday naman tayo napupunta sa nursery natin. Kung mayroon akong nakitang mga hindi magandang mayroon ng sakit, hinihiwalay ko na siya. Minsan binubunot ko siya pagkatapos especially yung skill insect, bali brinabrush ko siya. Pagkatapos hindi na dry, hindi ko muna siya itatanim agad. I-observe ko muna pagkatapos kung mayroon pang natira, ibabrush ko like within one week yung ginagawa kong ganyan para masigurado na parang matanggal pagkatapos itatanim ko na. Ganun lang yung sa akin. Saka kasi yung sa akin is dito sa province din kasi parang mas maluwang yung area kaya siguro maganda yung soil mix na ginagamit ko kasi open din yung nursery. Mm-hmm. Sir Prince, sa ano, Pangasinan? Tama ba? Oo, Pangasinan po, Ordaneta. Okay. So Sir Prince, yung sa'yo more on organic, no? Yung soil. Oo, organic siya. Okay. Ayun. So for all of those in the province, you can also try yung soil mix ni Sir Prince. So tapos once a year ka din magpalit. Yes, sir. Okay. Okay. So last but not the least, sana hindi siya maputol. Floren. Sir Floren, it's your turn. Hello, hello. Ayan. Okay. Actually, nung start ako mag-cactus, ginagamit yung foil by Sakalen 7 saka Masitera soil mix, pinagsasama ko lang. Yes, mas gusto ko kasi gritty yung soil ko kasi sa cactus, I mean, mas okay na ma-dehydrated paminsan-minsan. So, di ko kailangan masyado ng organic. And basta more on gritty talaga ako. Tapos ang ginagamit kong black toppings, black lava rocks ngayon. So para din siyang akadama kapag nababasa nagiging black. So pag mga gustong nagtitipid, gamit din ng black lava rocks. Saka maganda rin ng akadama. Tapos about sa fertilizer, ayoko i-recommend na maglagay ng osmocote sa ibabaw, sa toppings, kasi nag-resig. Alam niyo may lumalabas sa puti. Ewan po na-experience nyo to. Yung may lumalabas sa puti. Nasig yata ng perts yun. Tapos pag dumikit sa balat ng cactus, nasusunog siya. So mas pag naglagay kayo ng osmocote, dapat sa medium soil. Narinig ba ako? Hello? Yes, naririnig ka namin. Pero medyo delay lang yung bibig mo dun sa actual voice. Kaya nga, mag-mumbang mala ako. Ayun. Pero okay lang yan, Floren. So, yung sa'yo kasi, ikaw, nag-specialize ka sa mga LB at saka sa boss eh. Iba ba yung ginagamit mo na soil mix doon than your other plants? Parehas lang sila actually lahat. Actually, kaya una kong makakakos talaga is nagsimula ako sa LB217. Bumili ako kay Kuya Ron, tapos ginamit ko yung soil mix na ginagamit ko dati, sabi ko sa akin, Kevin. Kami, reversion siya, silica sand. Tapos as in konting vermicast lang siya. Tapos di ako gumagamit ng cocofit. Kasi dati, na-experience ko parang fungus. Merong nagkakaroon ng spore, ng spores ba yun? Fungus. Oo.
Ayun, same lang sila. Tapos nung nilipat ko sila sa rooftop, nung nagkaroon ako ng greenhouse from Masitera, rock type, ang bilis nila lumaki. Ang bilis nila lumaki pag naka-greenhouse talaga. Tapos about sa peste, mga peste. about sa peste. ginamit ko malatayon. Matapang siya actually. Ayoko lang i-recommend yun. Masyado siyang matapang. Sobrang tapang. So, nag-stop ako gumamit ng malatayon. Dahil, as in, ang tagal mawala yung amoy. Tagal mawala yung amoy. Tapos nababasa ko, siyempre, medyo delikado, sabi nga ni Kutong. Okay. Tapos kapag about sa fungicide, tuwing rainy season lang ako nag-a-apply. Rainy season o kaya kulimlim. Pag rainy season, every after 2 weeks. Ginaya ko lang din yung payo ni Sir Dan sa Klangan. Every after 2 weeks siya nag-spray ng liting. Okay. Hello? Okay, thank you for thanks for that, Lauren. Talaga ko talaga. Yan. Wait lang. Ayun. Thank you for that, Lauren. So, ayun. So, I'm just checking on the... Nalibibig ko. Nalibibig na babagal. Ito si Sir Chong kasi nagpauso na, oy, nakamute ka Edison na, hindi kita ma-unmute. I think you're muted on your end. So ayun, so nag-check lang ako ng mga comments dito. Pero may question ako dyan. So na-topic kasi namin to nung first episode. Ang gym, sa gym no ba, okay lang ang mga lava rocks? Do they like a higher acidic soil mix? Yung sa akin kasi po, more on toppings lang ako sa lava rocks. But then, okay naman siya dito sa setup ng panamin, nursery ko dito. Okay naman siya. Okay. Sorry. Yan yung tinuro din sa akin yung mga pag-Thailand na kailangan. Yeah. Sir, toppings, but yun, once you water it, yung minerals naman yun, nag-receive. So, okay lang, kasi ako, naka-lava rock, gumagamit din ako ng lava rocks eh. Ayun. Yeah. Okay. Okay, so what else do we have here before we proceed? Jello, pwede yung mag-add? Oh, sure. Pwede sure. Mag-add? Oh, sure. Ano, lately kasi, parang may nakikita yung post sa Gym Rose Indicates na group. May mga nag-try, or isa ako sa mga nag-try. Kasi yung iba, walang mga greenhouse. Like, kunyari, tulad ko, nasa city ako, wala akong greenhouse. Usually, may mga breeders or mga collectors, ang ginagawa nila, diba meron kayong pinag-inuman na ano, na sa milk tea na baso. So parang gagawin mo, ikukulog mo yung baso sa gym mo. So parang may greenhouse na siya. So napansin ko siya, tinesting ko, mas mabilis yung growth sa yung ano, yung parang lumolobo yung ano yung gym, no. Parang mabilis yung pag-growth niya. Ay yung na-experience ko, sinishare ko lang. Okay, so paano yun? So for example, pagkadilig ko, tapos ilalagay ko na yun, ganun? Oh, ganun yung ginagawa ko. Actually, tinuro lang sa akin nila Hero yung ganung technique. Tapos yung tinesting ko siya. Pagkadilig ko ng gabi, diligyan ko ng baso, tinakpan ko. Tapos, makikita mo, nagmo-moist yung ano, yung baso. Tapos yung parang naka-greenhouse ka, parang nakakulob lang yung gym mo. Dapat walang ano, walang butas. Dapat kulob na kulob pati yung ano, nilagayan. So, kumbaga, parang ibabaon mo yung baso dun sa ano? Wait lang, detunin ko. Para, sige. Ayan, para may demo tayo.
Yung addition ko pala sa pag ay. Ito. Tulad nito. No. So ito yung parang ano siya, ito yung pot ko, tapos nilagyan ko siya ng baso ng milk tea. So parang nakakulob siya. So mapapansin niyo malabo yung loob niya dahil may moist yung ano yung baso. Tapos napansin ko siya yung mga ribs, nasa ba yun? Yung mga ribs niya, nagka, parang lumulobo siya. Parang sabilis yung paglaki niya. Hindi ka tulad ng ano. Ayun, napansin ko. So parang ah, okay. Naganyan siya. So okay lang yan na walang air circulation? Sa ilalim. Tingin ko kasi sa ilalim naman lumalabas since may butas naman sa ilalim. Ah, okay. Ah, okay. Parang ganyan yung ano ko. Ewan ko, kasi sa akin, ito nag-work. Pero of course, ulitin natin, pwede nyo, yung iba, pwede nyo experiment nila sa lugar nila kung advisable ba to or hindi. Pero siya, ito, nag-work sa city. Kay Hiro, sa Batangas, nag-work naman siya. Ayun. So, Jenny, sir, ang tanong lang, di ba sa life ka siya? Ano po? Ah, yes, nakatutok sa sunlight po. Wala. Kasi right now, may mga iniiwasan natin, especially during the summer. Kung sobrang init yan, baka maluto siya. Sa, may mga ganyan, from, though it's a seedling sila, it's smaller than 25 cents. I tried. Pero ang mistake ko doon was nailagay ko direct sunlight. So from from morning to hapon for 2 days nasunog. Nasunog. Yeah, nasunog. Yeah, nasunog. Para naging jelly type. So you try pwede na magamit mo but put it kumbaga sa is unti-unti mo like i-direct sunlight kung kaya hanggang sa kaya niya. Sa side ko po, usually yung araw nasa morning to mga 2 p.m. lang. As after nun, direct na, hindi na siya nakaharawan. Parang ganun. Okay. Ayun, ayun. At saka baka ano din siya, baka advisable siya for stable na. Yes. For stable na na ano. Ayun. So, ayun, gaano katagal nakataklob, sir? Forever na siya ganun? Ah, hindi. Every time na magdidilig lang. Pag dilig ako ngayong gabi, bubuksan ko, tapos susunod ulit na dilig ko, doon ko lang siya bubuksan. So, hindi diligan lang. Ibig sabihin, nandiyan na, ano na siya, naka-steady na siya dyan, tapos bubuksan mo lang siya pag didiligan mo, ganun. Parang ganun. Hello. Hello, hello. Ah, ayun. Oy, Floren. Floren, may sinasabi ka? Sa ganyan sa rooftop, hindi ko may re-recognize. Kasi nasunugan ako. Nasunugan kasi ako. Sobrang init. Sobrang init talaga. Kasi nasunog ko yung ferox ko, armatum, sa madaming nasunog, hindi ko lang pinupost. But yun, kasi kakabili ko lang ng rack type na greenhouse. So pinakatuktok niya. Pinatok ng rack. Naglagay ako doon. Tapos nasunog sila after 2 days. After 2 days o after 2 days. Binaman sa tuktok mo kasi nilagay, Florence. Ano sa baba mo? Sa second room? I mean, kasi that time, morning sun lang din diba ang araw, nagbabago yung direction. Oh, intensity. Pero pag-usapan natin yun eh, dati. Ayun nga, nagbago yung direction, tapos nagulat ako, parang, basta after 2-3 days, nasunog. So, kapag talaga, dapat yung bubong malayo. Malayo sa kino. Siguro pwede yung baso, mahaba. Alam yung pangano, yung pang tower beam. Ayun. So sino go Sir Prince. Dito kasi sa aking nursery din kasi mataas na rin yung kuna sa bubong ng aking nursery.
mayroon din nasusunog. Kaya pag siguro mas madaming exposure sa sun, hindi advisable yung sinasabi ni Edison kasi sobrang lapit nung nakakulob na baso doon sa mismong kwan. Ang tendency kayo talaga maluluto siya. Oo, ganun. Ganun din yung na-observe ko dito sa kwan eh, nursery ko eh. Especially pag yung mga moon cactus, ayaw niya yung sobrang direct. Yung mas madaming variegation. Mm-hmm. Parang ganun. Yung napanto. Sorry, Tom. Tuwan-tawa lang ako. Florin, kapit-bahay mo daw kasi ata yung araw. Sabi ni Michael Santos. So depende sa, I think depende siguro sa location nyo. So we encourage you to try kasi doon tayo mag-evolve in terms of our learning. Yung experience talaga natin at depende talaga sa kung nasang area tayo eh. Unless siguro magkapit-bahay kayo. Tapos magkaiba kayo ng result. Iba na yung, hindi na kasalanan ng technique yon or ng method yon. Kasalanan ng tao yon. So, ayun, it may work in some area, it may not work in some area. Siguro, as long as stable na yung cactus mo, matured na siya, well-rooted na siya, pwede mo siyang i-subject to that type of method of growing. Pero for others, siguro, i-try nyo muna sa mga, ano, sa mga medyo mura-murang gym, no? Gym. Ayun kay Edison kasi ang ganda. Edison, ano bang, anong gym mo yan? Oo nga, ang ganda. Anong gym mo yan? Nakamute ka. Nakamute ka. Aurora po. Aurora. Ayun. Aurora daw. Okay, so next. So I think na summarize na natin, no? Kung ano yung, ano, kung ano yung different growing techniques netong ating mga panelists. So what we are going to do next, pupunta tayo doon sa, ano, propagation method. So, ito guys, if you have any questions about propagation method, it is your time to put your questions on the comment section. In case natabunan na sila kanina, I'm very sorry, pero i-type na lang ulit sa comment section and then we'll start with our propagation discussion. Okay? So, isa sa mga propagation natin na na-identify is yung sa grafting. And I think si Sir Mike yung nakapag-prepare for that. And then later on, si Sir Edison naman, tuturuan na tayo on degrafting. So meron tayong grafting and then may degrafting. And then for pollination, meron din, may tuturo din sa atin si Ma'am Teresa and then si Sir Mike. And then for seeds, babalik tayo kay Flo at saka kay Sir Prince. Ayun. Okay, so Sir Mike, are you ready for your grafting demo? Yeah, and so nagpe-prepare pa si Sir Mike. While Sir Mike is preparing, meron tayong question dito from Kerwin. How do you prevent soil compacting? So how do you prevent soil compacting daw? Teresa Edison. Ano yan? Yung parang nagkukumpul-kumpul yung soil? Siguro po. Baka hindi siya ganun ka-greasy tapos namuuna siya. Yes, siguro pag ganyan, ang ginagawa ko kasi wala akong exact measurements ng mga components ko pag magsosoil mix ako. So, ang ginagawa ko is kukuha ko ng sample sa fist ko, press hard, and then open. If nagkumpol sila at nagdikit-dikit,
dadagdagan ko siya ng pumice. Until such time na pag-press ko ulit, and then i-open ko, maghiwalay na siya. Dapat ganun yung consistency na safe para sa gymnos. Especially pag rainy season. Kasi, ano lang, dadaan at papastro lang po ang ating tubig. Hindi magkakaroon ng moisture retention na sobra. Ganun din yung practice dito sa nursery ko. Ayun. Tsaka I think, ano rin, no? Part na rin yun yung regular repotting mo ng... Yes, kasi yung roots naman kasi ng gym, no, pag for example na ganito kataas yung pot, pag medyo long siya, ang tendency kasi ng roots ng gym, no, is mag-iikot siya, magkukumpul, magwe-web siya against each other. So, in between the roots, doon nagkakaroon ng soil compacting, yung mga nagsa-stack up na soil. So, to prevent that, yun nga, more pumice, and then yung recommend ko is wider yung ating pots. Para yung rhizosphere or yung area kung saan pwede mag-grow ang ating gymnos is medyo wide. Hindi siya pataas yung tubo. Okay. Ayun. Tapos may question ako nakita kanina. Sorry, natandaan ko. Pero hindi yung question mo to, Wilson. May question kanina. Ano daw? Kasi na-mention last episode na there are, it's okay for you to overpot. For gym, no ba? Okay ang overpotting? Yung sa akin kasi, nag-overpot. My rule of thumb is mga at least sige pa, Sir Prince. Yung sa akin kasi dito sa akin, mayroon akong overpotting. Kasi nung time na pumunta kasi ako sa Thailand, mayroon yung isang nursery na mas malalaki yung mga potting, yung pot nila na ginagamit. Pagkatapos, lahat nung parang bed nung pot nila is parang nakasummerge sa water lang, parang nakapatong lang sa water. Although malalaki yung pot nila, yun yung nakita ko din. Inadapt ko naman dito, parang nakita ko na okay lang din naman siya. Ayun to. I see. Sir, just want to add. Overpotted with regards to own root or grafted? Sir? Ay, walang ay, sorry. Sorry, Sir Mike. Wala siyang in-specify kung own root or grafted. Oo, kasi kung grafted siya, okay lang yung ano, yung medyo malaki ng konti. Pero kung own root sa akin, hindi ako gaano. For me. Kasi it works for me yung hindi gaano. As ang ano kasi sa akin, mas magandang, mas maliit yung paso mo, mas frequent yung pag-water mo. Ah, okay. So, mas masipag ka mag-dilig. Sir Mike. Ayun. Gymno loves water, by the way. Gymno loves water. Oo nga pala, no? Gymno loves water. So, Ms. Teresa, Ma'am Teresa, may input po kayo doon for overpotting? Yes po. Yun nga po, may difference po talaga if grafted or own roots. So, since I mostly deal with yung species po natin, so I've observed na they don't really prefer na overpotting kasi may mga instances na nag-overpot ako too much and then too much water din kasi 'di ba bigger yung ating container, so meaning bigger din yung tubig na mako-consume nila before na iikot yung tubig. So, ang tendency is they keep on drinking water until such time na sumasabog sila. So, my rule of thumb is from the base of your gymno, you measure around 2 inches to 5 inches lang po. Ganun lang po dapat yung distance niya from the edge of the pot
Kasi papalitan mo na naman yan siya after a few years. Kasi ang purpose naman ng pots natin is, syempre for aesthetics. And then yung, we also have to take note yung rhizosphere ng plants natin or yung area kung saan mag-grow yung roots. As much as possible, we want our gymnos na yung roots nila mag-grow sidewards instead of downwards. Why so? Kasi yung pagpababa kasi yung growth ng roots natin, so iniisip nung plant na maliit yung area niya for growth. Yan yung, I think yan yung principle na ginagamit sa bonsai. You keep the pot small, so you keep the plant small. Now, if you want your gymnos to grow, you don't have to grow it biglaan. Mas maganda siya pag gradual yung growth niya at hindi mabigla. Kasi very, very slow growers ang ating gymnos species. Ibang usapan naman din po yun pag cultivars kasi they are hybrids po. So for species, they are very slow growing and they have a period of dormancy after blooming and then nagigising din sila after ng rainy season pag natatamaan ng ulan. Yun na-observe ko, nag-grow sila faster. So usually, pag nakikita kong growing na siya, after tag-ulan, I repot it to a bigger pot kasi dun while actively growing pa siya, dun nakikita ng plant or nasa-sense ng plant na okay, I have space to grow. I think the same principle applies yung sa mga isda natin na if you keep it in a small fishbowl, hindi siya lalaki. Pero pag itatransfer mo yung koi sa malaking aquarium or sa malaking pond, ang bilis ng growth niya. So, ganyan yung principle ko sa gymnos ko. Ayun, so sana na-enlighten tayo doon. And before, last question, before Sir Mike goes with the grafting session. So, paano if walang pumice? Yung river sand and garden soil lang po gamit. Okay ba yun for gymnos? Kapag wala daw pong pumice, any other alternative to make the soil more gritty? Pag ganyan, yung river sand na medyo malaki-laking bato, wag yung sand na parang lupa. Yung fine. Yung fine sand. I don't really recommend yung fine sand. Yung medyo graba na siya. Yung construction sand kasi, medyo fine siya. And then pag hawakan mo siya and press it together, magkakaroon talaga ng clump, especially if it's moist. That's why mas maganda siya pag yung gamitin is yung mga bato-bato para yung moisture o yung water dire-diretso kahit diligan, kahit pag-ulan, dire-diretso hindi mag-stay yung water sa ating pots. Basta make sure lang po ng ating pots din ay well-draining, meaning may mga butas po siya kung saan magde-drain yung water po. Ayun. Tapos may additional input na si Doc Janet. Do the squeeze test with your soil mix bago mo gamitin. Dapat hindi magdikit-dikit. Pag open mo ng hand mo, yung soil sabog dapat. O yun, ako medyo gento rin yung technique ko kasi hindi rin ako yung 30%, 60%, ganyan. Ako, mas gusto ko siya na nafe-feel. Mas nafe-feel ko yung sand. Feeling ko mas na kami, mas bonded kami together. Joke lang. Okay, so, Sir Mike, we'll proceed with your demo. Yung soil nyo pag ano, ako kasi pag gumagamit ako, like for example, pag nagta-transplant ako, I usually use moist lang. Moist soil. Hindi naman yung sobrang dry. Para at least kayo pag-anem ka na, meron na siyang kapiling. Diba, in-air. Hindi na siya. Moist. Kung moist na makukuha, the another para na air dry pa rin. So I use moist soil. Pero no water. Or depende sa klase ng plants. For me, 3% depende sa. Ayun. Okay. Okay, wala po nagaganap na scene zone dito. Wag niyo pansinin si Wilson. Okay, so Sir Jojo, magtanong ka lang.
Sige na nga, sino ba nag-post nito? Yung kapatid ko atang director natin na nag-post. Sagutin na natin para matapos na si Wilson. Is it really important to cut the roots kapag nagre-repot? May nakita po kasi akong hindi nagka-cut pag nagre-repot. Is there really an obvious or big difference kapag nag-cuts ang roots ta hindi? Ayan. Mm-hmm. Si ano, alam ko may answer dito eh. Si Edison. Yan, kasi nag-post ako noon and then siya yung nag-comment. O, go Edison. Actually, ano, advisable na pag magre-repot ka, magsabay mo na yung root trim mo. So, parang ang sagot doon kay Sir Wilson is, yun nga, kung magre-repot, kailangan isabay mo na yung root trim. Tapos, kung ano ba yung, kung may effect ba yung pag-root trim, ay meron po. Para saan meron? Kasi, pag hindi mo ni root trim siya, tapos mahaba, hindi siya makakapit dun sa ano, sa soil mo. And di siya makaka-hold or makasipsip ng nutrient sa soil mix mo. So kung bago yung roots mo and kakalipat mo lang, ayun, may tendency siya na mag-web, then makakapit ng mga soil, ng soil din makapag kuha siya ng nutrients. Ayun yung tingin ko. Mm-hmm. Tapos yung haba pala, sorry, dagdag ko na since nabanggit mo naman. Uh-huh. Ang turo kasi sa akin ng ano ni Kuya Sonny sa Bala po, yung last time sa event, dapat usually pa mag-root trim ka, ay dapat half inch or one inch yung haba. Hindi siya dapat, doon lang, dapat andun sa dalawang yun lang, yung haba ng ano, para, yung pinakatamang ano, haba, para sa kanila po. Which, ginaya ko lang po. Sorry, paulit nga ako noon. Paulit ako, Edison. Gano'ng kahaba? Half inch or one inch po. Yung half inch or one inch. Regardless of the roots na to, kung medyo mataba yung roots or yung maliit na roots. Usually, ang tinitira pa nag-root trim yung matataba. Tapos yung mga baby roots na tinatawag na maninipis, yun yung usually na tinatanggal. Parang katulad sa ano, sa adenium, di ba, Sir Pins? Panag-repot ka ng adenium, ang tinitira mo yung matataba, tinatanggal mo yung ano, yung mga baby roots, tinatawag natin. Can I add lang po? Ganun din yung practice. Okay, just to add a bit lang po. Ang root trimming, pag nagawa ng tama, beneficial po siya. It's not required, but it is advisable po. Kasi ang root trimming will force the plant to grow roots, new roots, in order to take up the nutrients around the soil. However, pwede kung ayaw mo naman mag-root trim, pwede din naman po. As long as yung mga webbing po ng mga roots natin ay isi-spread out po natin around the pot. Kasi pag wala na kasing root, at sanay na yung roots, yung old roots, na maliit yung rhizosphere niya, so hindi siya mag-grow masyado. Pero pag may new roots at nakita niya, okay, may space ako to grow, so mag-grow din yung plant at the same time. Iwasan po natin mag-root trim pag growing season na po, which is yung rainy season. Kasi number one, rainy season, basa po ang ating soil, and then walang roots. So, and then pagka-cut ng roots, nagkakaroon ng wound yung ating plants. So, it could be an entry point for the pathogens to infect the plant. So, ako, ang ginagawa ko, pag alam kong before mga 2 months or 1 month before ng tag-ulan, irerepot ko na at i-root trim ko na sila. Para pagdating ng tag-ulan, meron ng baby roots or yung hair-like na roots, yun yung mga roots na malakas umatak ng nutrients because they are the new and softer roots. Unlike yung mga old roots na parang kahoy, so medyo hard na sila, hindi na nakakapasok ang nutrients masyado. So yes, it is advisable to root trim your plants, especially when repotting to a bigger pot para magkaroon siya ng bigger growth. However, you should be doing this properly po. Kasi it could be one, entry point for pathogens to infect your plant. And two,
it could hinder the growth of the plant kasi nga walang roots for nutrient intake. So, timing talaga po is key. And then sa mga nagsasabi na wag pong mag-repot or mag-root trim pag may flowers. Actually, I repotted this. Itong malaking gymno na to. I repotted this. Wala siyang, may maliit siyang bud. So as you can see, hindi po nag-abort. Hindi po siya namatay. Hindi siya natuyuan. Nagbo-bloom po siya. Kasi iba po yung tissues na or yung parts ng plant na involved for flowering at iba po yung parts ng plant na involved for root growing po. So, do not be afraid po na if my flower buds po, ay, hindi ko na muna to irerepot or hindi na ako mag-root trim. Again, when done properly, it could be beneficial for the plant. Yun lang po. Ayun. So, thank you very much for that tip. Balik na tayo kay Sir Prince. Sir Prince, may input ka doon sa root trim? Ganun din yung bago mo iripat yung halaman, dapat i-root trim mo siya. Para katulad ng sabi ni Ma'am Teresa na magkakaroon siya ng bagong ugat. Mas mabilis yung makarecover din o bibilis lumaki yung halaman. Kasi lahat ng mga kinuha ko sa nursery na nung pumunta ako sa Thailand, lahat ng binigay ni Q sa akin is nakat lahat nung roots. Nung time na tinanim ko sila, mas maganda yung resulta kaysa dun sa mismong nakuha ko sa siyong na ako yung mismo nagtanggal na hindi tinanggal yung mga roots. Ay sinabay ko siya na itinanim. Pagkatapos, yung observation ko dun, mas maganda yung outcome nung nakat yung natrim yung roots niya kaysa doon sa hindi ko tinanggal. Yun lang po. Ayun. Okay. So may question tayo dito kasi baka bigla silang mag-hole at mag-root trim sila at mag-repot. Pero tag-ulan na guys. So, ang tanong dyan, pagka-trim ba okay lang na i-repot agad or i-air dry pa din? Ikaw, naka-mute ka Edison. Ano, sa akin, 3 days to 1 week, usually, in-air dry ko yung bagong root trim ko. Tapos, make sure ko na yung soil mix ko or yung medium, hindi siya basa. After 1 week ko pa siya didiligan, yung ganun. Ganun sa akin. Ayun. So, after nyo mag-root trim 1 week and then pot for Edison. Ako yung practice ko naman. Yung sa practice ko naman, pag yung halaman na mas mahal siya, ang ginagawa ko doon sa soil is ini-sterilize ko o sinasangag ko siya. Ganun yung ginagawa ko. Para mas safe. Okay. Yan. Naku, mukhang another question yun for sterilizing your soil. Pero, yeah. Sige, quick lang. So, kailangan ba talaga, for example, bumili ako ng soil mix. Kailangan ko pa ba talaga siyang i-sterilize? Or pwedeng diretso na? Ako personally, I sterilize my soil mix kasi as a practice na rin, madami akong namatayan. Dahil nung nag-change ako ng soil mix and then medyo basa. So, as a practice, right before potting, in-sterilize ko, nilalagay ko, parang dino-double boiler ko siya. And then, let it cool, mga 30 minutes, kasi syempre ayaw din natin masunog yung plant natin pagka mainit yung soil mix and then i-repot natin, mamamatay po yung plant natin. So, let it cool down for a while din po. It's really important para you can rule out the possibilities na pag may nangyari sa plant mo, you'll be assured na hindi yun dahil sa soil. It could be due to another factor po. Ayun. So, wait lang. So, paano natin siya? Pwede bang microwave lang? Ganun? I've read some
collectors namin na microwave lang sila. Pero ako, ang ginagamit ko is dino-double boiler ko siya. So yung soil mix ko, nilalagay ko sa isang metal na palanggana. And then, ipapatong ko siya sa isang kaldero na may tubig. And then, yung init ng steam, yun yung magluluto or magsisterilize po. It takes around 30 minutes po talaga to make sure na sterile po ang ating soil mix. Hindi po siya yung 5 minutes, 10 minutes. Mga 30 minutes ko po talaga niluluto para patay po talaga lahat. Ayun. So guys, pwede na kayong magtayo ng dirty kitchen. wag, siguraduhin nyo naman na wag nyo gagamitin yung mga ginagamit nyo sa pagkain para gamitin sa relaxation. Ayun. So ayun. Oh, shoutout lang tayo dito kay Mr. Ron Apostol. Thank you for watching. Napakahirap mo hagilapin, but thank you. Nakadaan ka dito. Hi, Sir Ron. Pwede daw microwave. Tignan mo, may answer na agad si Ron. Napakabilis talaga. Pwede daw microwave as long as the high heat is sustained to steam the soil. Yan. Ayan, so proceed na tayo kasi nakaka 2 hours na tayo, ladies and gentlemen. Baka umabot tayo na 3.5 hours. So let's proceed with Sir Mike for the grafting. Okay. We're going to do the basic grafting run. Okay. So, first, kukuha ako ng a good rootstock. Bakit ko kailangan? Well, based dun sa nakita ko sa Thailand, if you notice, malalaki na ngayon yung mga rootstock. It's because they tend to give more paghigop ng nutrients dun sa sayon, binibigay. So, mas mabilis lumaki yung sayon. So, yun. At saka proven ko na rin. So, kumukuha ako ng mga, yung, this one is a blue boy. Around 10 inches. So, first, you have to have a good rootstock. Actively growing. Huwag kayong gumamit ng hindi siya actively growing kasi mahirapan din yung sayon. So, tapos, kuha ka ng sayon from this plant. Itas ka lang. Kinuha ko na yung full bar kasi hindi naman siya ka pwedeng i-unroot. So, mahirap ang tanggalin. Okay. Freshly picked. Okay. Now, from there, let's check mo. Compatible ba yung size? It is okay lang naman. Paano ba? Yeah. So, I have to cut it. Move ko lang po. Ayan. Okay. Cut. First, sterile, clean. Malinis dapat yung knife nyo. Tapos, kailangan matalim. So, in-alcohol ako na to. Punas. Cut straight. Okay. Pag hindi mo nakatay straight, pwede naman doblein. So, cut straight. Diretso lang. Pinatanggal na. Beveled mo siya. I-trim mo dito. Bakit ko tinatanggal to? Or bakit ko tinatanggal yung mga gilid-gilid? Okay. Tinatanggal ko itong mga gilid-gilid kasi ang tendency ko minsan ng sayon natin nagsisrink. Kung nagsisrink yung sayon or yung rootstock, ang tendency nagtutulakan sila. So, yung outer niya kasi, yung skin ng plant kasi, hindi nagsisrink. Yung gitna nagsisrink yan. So, i-bevel mo na lang. So, from here, papakita ko sa iyo yung finish. Okay, so if you're going to notice, walang ganong yung skin niya, yung flesh niya talaga nakalabas, yung skin nasa gitna lang, nasa gilid. Okay, then straight cut, ito. Actually, for this one, pwedeng dalawa eh. Pwedeng dalawa, kaya lang for now,
regular grafting tayo. Okay, I'm going to cut it. Make sure na malinis pa rin yung knife. Tapos, walang dumi yung sayon pag nakat nyo. So, kuha kayo na malinis na area. Then you cut it straight. Okay. You're going to notice, yan, yung gitna, medyo maliwanag kasi. If you're going to notice yung puti sa gitna, that's the cambium. Yun. May cambium din to. Yan. Ito yung cambium niya, yung gitna. Kailangan, hindi sila, kung maliit yung isa, hindi niya dapat sasakupin. Paano ba to? I don't have ball pen. Anyway. So, ang gagawin mo lang, maglilihis lang yung cambium ng dalawa. Ito, tsaka ito. Patong mo lang. So, I'm going to check it. Okay. Pag na-set mo na, all you have to do is get a tape. Sa mga newbies or ano, kahit ako din kuminsan, yung first trial ko pag paglagay, hindi na natatanggap. So, okay. As long as pag pinatong malinis. Lagay mo, loose muna. Then once na nakita mo na ano mo na, you put a bit of pressure pulling downward para may pressure din yung pagdikit dun sa sayon tsaka yung ano. Make sure na not too much pressure. It's not okay lang. At if you're going to notice na yung tape, hindi siya loose. Sakto lang siya. Secure it properly. Kasi may mga pag-tape ang ginagamit mo na yun, normally kasi, matatanggal, naglulusan yung tape. So, for me, one. Then I'll put another one. Okay. Pull it again, downward. A konting pressure. Huwag masyado malakas yung pressure kasi baka mapisak yung ano, sayon. Okay. Then, like for example, this one, ako naman kasi, if you're going to make ano, you label it, like the date for today, anong plant yun, the date, tapos you put it on a bright shaded area, make sure hindi ito nababasa or nanomomoist or naaanggihan man lang. Kasi very sensitive yung first 7 days. Sa akin, 10 days ko bago ko tanggalin yung tape. But it's okay, 7 days is okay. So, lagay mo lang doon, itabi mo, huwag din sa masyadong mainit. Kasi for now, nagre-recuperate pa lang itong joint nito. Pag masyadong mainit, maluluto yung ano, sayon nyo. Okay, then put it in a bright shaded area, wait for 7 to 10 days, remove the tape. Then from there, makikita mo na pag-ano. This is a basic grafting. Okay. Nakuha ba yung basic? Kung masyado mabilis. Madami tayong questions, Sir Mike. So, one of the question is from Sam Gold. Do you recommend removing the spines of the RS for the benefit of the shon? The RS. The RS of the spine of the RS. Depende po sa ano yan. For me, nasa sa inyo kasi yun eh. For me kasi, nasan yung trinim ko? May mga spines kasi sa akin, ayaw ko na maraming tinik. Lalo yung mahahaba tinik. So, tinatanggal ko sa. Parang, we're going to, pwede mo siyang tanggalin ko actually. Pero, tanggalin mo na lang siya after naka-recuperate na yung, nakita mo na may actively growing na yung sayon mo or yung you grafted mo. That's the time na magtanggal ka ng spines kung gusto mo. Or, before mo gamitin as RS, pwede mo siya tanggalin. Like this one. Yeah. Ito. Example. Wala na siyang tinik. Tinanggal ko na lahat ng tinik. Kasi yung iba, ayaw nila talaga yung RS may tinik. Ayaw nung ano, like me, ayaw ko nung malahabang tinik ng RS. Kasi, especially pag yung mga, di ba yung iba binibenta ko,
mahirap siyang i-wrap kasi ang tendency nun, baka yung tinik dun sa RS pa ang dadali dun sa isang scion or sa ibang item na papadala ko. So, might as well tinatanggal ko iba yung mga tinik nila. Oh, and then, may, next... May effect po ba ang scion? Ay, oo, wait lang yon. Wait, wait lang. Hindi pa pala nasasagot yon. So, may effect ba ang size and variegation sa grafting? Size, what do you mean? May effect ba ang size and variegation? Sa growth, yes. Sa variegation, depende kung saan mo siya ilalagay. Ang variegation, sa mutation wherein hindi mo siya makokontrol. Na like for example, I put it in a I have a full variant, like for example this one. This is a good example. In one side niya pure yellow. Yung other side niya like green. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin na itong plant ko to for life na siyang yellow sa kabila, green sa kabila. Kasi yung variegation will kumakalat yan, gumagapang o nawawala. Meaning, nababawasan or okay. I think yung pwede rin yung on the other side of that question is may kinalaman po ba sa success ng grafting ang size and variegation in terms of your scion? Actually, ang variegation, ang full variegation, depende sa ano yan. Actually, depende sa technique yan at depende sa offset. If you take an offset na, if you're going to graph an offset na medyo 7 days nang natanggal, ang success nun or ano nun is medyo lesser. Kasi yung juiciness nung ano, yung juiciness nung scion, natutuyo na siya kasi. Unlike pagbago, we're going to check at si pagbago, matubig pa siya. Yung variegation niya, nasa technique na siguro yan. Sa akin, ha, even a pure variegation, nagtitake naman. Ah, okay. Ayan, eto, gusto ko tong tanong na to kasi I would like to give a shout out doon sa isang napanood ko sa FB Live sa Cactus and Succulent Growers Facebook group. Kasi sobrang bilis niya mag-graft. Sobrang bilis niya mag-graft. Shout out ko siya. Nasaan ba yun si sir? Ano eh, bata pa to eh. And then, sa isang farm siya nag-work. And then, si nag-graft. Si? Si Gab. I think she's... Naku, nakalimutan ko yung name. Naku, wala na siya dito. Hindi, lalaki po. Lalaki. Oo, lalaki. Aldrin ata? Aldrin, oo, something like that, Prince. Oo. Sa and, Ilocos. Sa Ilocos siya eh. Oo, taga Ilocos. Parang nakakailan, 10 ata siya in 1 minute. Something like that. So, this is a very important question in relation to that. Paano ba ang positioning ng cambium? Usually, ganito yun. I'll get a paper. Kasi parang ano eh overlapping ang tawag ata tamang term doon, overlapping. Kailangan overlapping siya, not necessarily na nakaposisyon na nasa magka perfect alignment siya ganun. Whichever is ano ba to? Yan. Cambium, pag ganyan, siyempre may mga ano tayo na medyo malaki talaga yung rootstock, malaki yung cambium or yung scion, mas malaki yung cambium niya. Pag ganito na yan, mali. So dapat ganito. Kasi ang mga fiber nun na magkoconnect para yung, halimbawa, the bigger one is your, this one is your rootstock. And that is your, the other one is your scion. Yung nagdikit na area na yon, yun ang magsusupply ng nutrients para doon sa scion. Nakuha ba?
Oo. Ayun. So, yun ha. Yun ang answer natin doon. Sorry. Hinahanap ko pa rin siya. Nakalimutan ko. Oo. Ayun. Magdidikit man yan, pero mayroon na kong natoy, pero yung growth, hindi ko siya nakikita may growth, pero nakadikit lang siya. Mabagal. Okay. Mabagal yung paglaki. Ang tagal. Yeah, tsaka hindi mo talaga siya ma-unlike pag kinompare mo. Yun yung ano. Ang galing. Itatry ko siyang i-invite tapos magpapakontest ako ng fastest grafting. Sa akin kasi, ang grafting, nasa ano yan, like, ayan, I have to explain a little bit dun sa bakit na ako nag-bevel or nagtanggal ng gilid. Para yung clear yung ano, if you're going to notice this one, yung brown area niya, yun yung binawasan ko ng skin. So, umumbok siya pataas para dumikit. Kasi kung may mga tendencies na eto skin na to, ay yung gitna, bumaba. Ang nangyayari doon, ipupush niya upward yung sayon, meaning hindi magkoconnect yung cambium. Yun. If you want another example for grafting, may question pa tayo. Best RS to use? For me, depende kung anong gusto mong, if you have a good, like for me, if I have a good expensive scion, for example, I'd rather use something la tumatagal yung root stock. Matibay yung rootstock. For me right now, ginagamit ko is the Blue Boy. Okay. It's a little bit expensive, yes. Pero matibay naman siya. Mm-hmm. Yung DF kasi, right, like yung DF natin dito, it will only last siguro mga 3 to 5 years. The Dragon Fruit. Okay. So far, ang recommended mo, sir, is the Blue Boy. Yes. Lahat ng premium ko, Blue Boy ang gamit mo. Okay. May mga halisya din ako. Sir Prince, halisya din ako. Yes, sir Prince. Ako din, kasi yung Blue Boy din yung talagang ginagamit ko kasi mas matibay siya para sa akin. Kasi pag yung Dragon Fruit yung kwan mo, ginamit mo pag tag-ulan parang nalulusaw yung okay. So sino pang may inputs for go Edison? Ayun, sa akin naman dito regarding sa rootstock, ang nasabi ko pag depende sa gusto mo, kung gusto mo yung ma-maintain mo yung itsura ng gym, no, ang gamitin mo is Blue Boy kasi yung pagbigay niya ng nutrients sa scion is parang naka-rooted ka. Tapos pag naka-dragon fruit ka naman, gagamit ka noon kapag gusto mong mabilis mag-propagate, pag gusto mong magpapapos agad or lumaki agad yung gym mo. Ayun yung napapansin ko. Pag Blue Boy, slow growth, pero maganda yung laki. Pag Dragon Fruit, mabilis yung paglaki, pero yung itsura niya, nag-iiba. Or parang nagiging hindi siya pabilog, iba yung size niya. Hello. Ayun. Sorry. Sino pa yan? Ako to, kay Jello. Oy, Foren, yes. Boy pa ako. Sige, ano yun, Loren? Hindi, may share ako. May nakausap kasi ako European. Kapag gusto nyo na yung scion, gumanda yung spines, kumapal, mag-extreme, nire-recommend sa akin Selenicerius. Alam niyo yung Selenicerius? Hindi. Picture ka.
Ni serious Gandhi, Gandhi Cruz. Alam niyo 'yon? Selene serious. Ako hindi ko alam. Baka 'yan yung dinadagdagan ng Chichito sa atin, eh. 'Di ba? Kasi nakikita ko gumagamit si ba to? Si Cactay Loco, si Kuya. Si ba may-ari ng Cactay Loco, si Kuya. Sino ba 'yun? Kaya mo 'yan, kaya Cliff. Mo 'yan. Ah, si Kuya, si Cliff. Kuya Cliff. Ako gumagamit ko ng Selenium. Kaya yung mga sayon niya, yung mga tubo ng growth ng spines, magaganda. So pag nagpo-focus kayo sa spines naman, eh, nirecommend ko ano, Selenium Serious. Oh, okay. And then may question tayo dito. We have a question. Dinidehydrate ba muna ang RS bago mag-graft to partial shade? Sorry? Dinidehydrate yung... Dinidehydrate ba muna ang RS bago mag-graft tapos partial shade? Sa akin pwede. Actively growing dapat. Ah, actively kasi growing dapat siya. Okay. Yeah. If you're going to note sa akin on the blue boy side, pag na-dehydrate ang blue boy, ang tendency pag nag-cut ka, papaalala palalim yan. So, hahabulin mo ngayon yung ano, so mag-bebebled ka ulit na mas malalim. Ah, okay. Lalalim siya ganun. Instead na flat siyang ganun, nakaganun siya pa ilalim. So, kailangan growing. Okay. Ako nga, pag bago ako mag-ano, kailangan naka-dilig siya. Diniligan ko siya 2 days before ko gagamitin. Gagamitin. Okay. Ayun. So, ayun, may comment si Sir Ron. Selene Serious, yung mukhang juvenile na dragon fruit. Excellent for seedling grafts. Ayun. At saka yung ano din eh, yung periscopsis, di ba? Pag micrografting. Si Sir Ron yan. Oh, for micrografting. Ayan. So last question before we move on to the grafting of Sir Edison. Ito, may question lang. Pag po ba nag-shrink yung gitna ng blue boy, may pag-asa pa mabuhay yung sayon? Depende yan kung sa ano. Depende yan kung nagdikit siya before nagana. Kaya sabi ko sa iyo, when you do grafting, hindi naman bawal diligan. Bawal lang mabasa yung pinagdikitan. Ah, bawal lang mabasa yung pinagdikitan. Yeah, pero pwede mo siyang diligan. Pwede mo siyang diligan. Ah, okay. Ayun. Kaya ginamit ko din yung question na yon para segue dito kay Edison. So, kapag nagka-problema, either your Sean or your RS, i-degraft nyo na siya. So, Edison, it's your time. Ayun, gandang hapon po. So, makikinig na naman po kayo sa akin. Ayun, so before ko po ay start yung ano, yung degrafting po, gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto ko muna i-explain sa inyo kung bakit ba natin ginagawa yung degrafting. So, muna na yung sinabi ni Jello, which is pag nag-field yung grafting mo, isa na yun. Pangalawa, pag gusto mong paugatin yung scion, ay yung scion or yung mother. Nawala ba ako? Or... Hindi, you're Hello? Still here. You're still here. Ayan. So, yung pangalawa is pag gusto mong paugatin yung sayon mo or yung pinaka-gymno mo. Tapos, ayan, actually yun lang, yung dalawa. It's either isisave mo or gusto mong paugatin yung ano, yung sayon mo. So, ayun po. Medyo nawala ata yun. We can still see you. Ayan. Bumalik na, sorry. Ayan yung reason kung bakit nagde-degraft tayo. So, actually, meron na akong ni-ready dito, kasi naisip ko magsisale si ano eh, si Sir Mike, sabi ko baka maubos yung oras ni natin. So nag-ready na ako kahapon pa na nakapag-degraft na ako. I-explain ko na lang kung paano gawin. Actually, yun, sa degrafting kasi pinuputol mo yung nakikita niyo. Ayan. So grafted siya. Pag sinabi mo degrafting, tatanggalin mo yung pagka-graft nila. So
may dalawang paraan or may tinatawag na dalawang degrafting. Una is yung normal degrafting. Pag normal degrafting, tinatanggal mo yung mismong part ng rootstock or yung DF, yung blue boy, which is katulad na to. Ayan. So, nalinis yung ano, yung loob niya, walang natirang rootstock dyan. So, ayan yung normal degrafting talaga. Na parang ang mag-uugat talaga dito is yung mismong gymno or yung Scion. Pangalawa naman, may tinatawag tayo na false degrafting. Pag sinabi mong false degrafting, nagtitira ka naman ng part ng rootstock katulad na to. Mapapansin nyo, may, yung cambium niya ng rootstock. So lately, nag-post po si Benedict or tinatawag natin Bunny sa Gymno Syndicate. I-advertise ko lang Gymno Syndicate. So I recommend or I advise na sumali kayo sa mga groups kung gusto nyo matuto or kung willing kayo matuto, willing kayong i-correct or parang makatanggap ng mga correction na para sa inyo rin. Ayun. So yun, sinegue ko lang. Ayun, may tinatawag tayong false degrafting. Yung false degrafting, tinatawag pa rin siya, kinakonsider pa rin siya as degraft kasi later on, itong rootstock na to is, or yung cambium na to, matutunaw. Di agad-agad, pero matutunaw siya. Tapos, yun, magkakaugat na. Meron din namang mga time na mismong dito sa rootstock na to or sa cambium, magkakaugat. So, parang nangyayari, habang wala pang ugat yung gymno, ang magsosupport pa doon is yung rootstock. Then after that, once na natunaw na yung cambium, sana meron na rin mga ugat dito. Ayan po. Tapos usually, pag nagde-degrap po ako, tinatanggal ko po yung mga tinik sa pinakababa para wala nang sasabit dun sa medium ko or dun sa akadama ko. So malinis yung pinakailalim po. Then, paano ba linisin pag post-degrafting? Ang ginagawa ko lang po is, hihiwain ko po itong rootstock na kasing laki ng gagamitin kong patch. For example, ito, sinukat ko. Tatansyahin ko kung gano'ng kalaki yung ititira kong ugupitin ko sa kanya. Then, lilinisin ko yun. So, parang ang kakalabasan ngayon is ganito. So, parang nakaganto siya. Ayun po yung false degrafting. Ngayon, kailan ka ba gagamit ng false degrafting sa normal degrafting? Ako po, natutunan ko po sa group natin, ng Gymno Syndicate, usually, pag ginagawa yung false degrafting kapag variegated, full bar yung gymno. Since yung full bar na gymno, maliit or parang less percentage or possibility na mag-uugat siya. So ngayon, kung gusto mong paugatin yung full bar, ito full bar fireworks po ito. Ngayon, wala siya ka-green-green or chlorophyll. Ngayon, kaya I decided na mag-false degrafting po dito para paugatin siya. Ito ang mag-uugat dito. So yun po. Meron naman ako dito. Ito, jade. Galing to kay Sir Ray. Ganun din. Nasa inyo kung mag-false degrafting ka or yung normal degrafting. Mm-hmm. Ayun, yun lang naman yung sa false degrafting, sa yung normal degrafting. Okay. Anong gamit mong ayun, equipment? Ayun, sorry. Medyo nagmamadali lang. Ang ginagamit ko is yung cutter. Pero make sure na malinis or sterilize yung cutter para syempre sa pagkat. Tapos, next is yung pinakakailangan natin is yung mga boost routing natin. Yung mga routing powder na ginagamit. Ito, sa Japan na routing powder. Actually, nag-try ako ng iba't ibang routing powder. Siyempre, hindi naman tayo nagbe-base ng ano, kung ano lang yung sinasabi ng iba. Nag-try ako kung ano yung maganda dito sa lugar namin. Japan. Nang ibang tayo. Actually, ito. Tapos, ito yung kay... Ito kay Sir Rod, root force ba yun? Yan. Pati yung kay Masitera na ano, na-try ko na rin. Pero yung lately na ginamit ko is yung, ito, Clonex.
Clonics. Okay. So yung sa Clonics parang ang naano ko nasa parang 90% pataas sure bull na ano eh na nag-uugat yung ano yung mga dinedegrad ko sa kayo mga pops. So yun siya kasi yung itong Clonics ang pinagkaiba niya doon sa mga pinakita ko is ito powder, ito gel. So ito kumakapit talaga siya doon sa mismong halaman. So, mapapansin nyo ito, medyo madilim na kasi dito sa amin, kulay violet siya. Kasi kumapit po yung ano, yung rooting gel sa kanya. Hindi katulad sa ano, sa mga powder, once na natuyo na, naglalaglagan or parang nagtatanggalan. Yan po. So, mas naging okay ako dito sa Clonics. Medyo pricey lang siya, pero yung success rate mataas kaysa sa mga powder. Just magamit lang ako lang, ano, na brush para medyo tipid kasi mahal eh. Saan mo nabili yan? Sa Thai. Sa Thailand daw. Oo. Wag niyo sasabihin kay Chong ha, baka nanonood pa si Chong. Pero ano, may mga nagtitinda naman ata, may nakita ko dito eh, si ba yun, si Ramil, nag-sell ata siya ng Clonics. Not sure, parang marami ata siyang binili. Na sinesell niya ata. Uy. Sino si Ramil? Ramil Barsaga. Tama ba? Pa-message na lang siya kung nag-ibenta siya. Yeah. Pero alam ko, maraming binili yun. Sorry, okay. Ramil. Nilaglap na ito. Pa-PM na lang daw. Ma'am, sir. Pa-PM po. Yung nga, PM send. PM send. Baka may nag-ibenta siya ng pagkaka. Chat mo ko yung edison. Sino si Ramil? Ay, hindi. Si ano, si Cacti District. May ari ng Cacti District. Okay. Ayan. Okay, so may question lang tayo on the grafting. Advisable pa ba na mag-degraft ngayong nag-start na ang rainy season? Kasi mas maganda. Sa side ko, okay lang. Actually, ano, ang mag-vary lang doon kung gano'ng katagal mo siya i-air dry. Kasi pag tag-ulan, syempre, yung temperature malamig, hindi agad mag-air dry. So, kung dati, ang in-air dry ko, usually 2 to 3 weeks, ngayon, papaba ito kasi para i-make sure na tuyo talaga yung ano, talaga yung pinakasugat. So, ganun siya. Parang papatagalin mo lang yung pagtuyo. Okay lang kahit na ulan. Nasa pag-aalaga mo kung pag-aalaga mo o hindi. Parang ganun. Ayun. Ayan, may nag-post na ng name. Ramil. Ayan. Oh. Ayan. I'm so sorry, Ramil. Kasalanan ni Edison yan. Okay. So, So, ayan. Bago tayo abutan ng dilim sa peso ni Edison. Dilim na dito. Oh, let's move on to the next part of propagation. So, next. Sa kaba ka di makabenta si Sir Mike? Oo nga eh. Naku. Hindi, dito daw niya gagawin sa live natin yung raffle ng birthday raffle niya. Ayun, so next, we'll move on to pollination. So, I'll go first with Ma'am Teresa and then I'll move on to you, Sir Mike. Ay, sorry naman. Minute ko at. Nakamute kayo pareho. Okay. Sorry. Ayan. So, let's go to Ma'am Teresa first and then we'll move on to Sir Mike. So, again, this is a Gymnocalycium platygonum. What I will do is for demo purposes only kasi this is not a self-fertile gymno. Meaning, hindi siya mapopollinate ng sarili niyang pollen. However, I shall do this kasi wala akong kasabay na flower at na-pollinate ko na sila lahat 3 days ago. So, ang ginagamit ko now, I use this tweezers na medyo matulis. Same sa ginagamit ng mga taga-Thai. Ito, matulis po siya. And then, you can buy this at Shopee. They come in a 6-piece set. Andito po, lahat po sila matatalas. Yan po. Yan. Pero this is the sharpest one, so I use this. Kasi nasugat, ang daming beses na nasugatan si Benedict.
sa blade at ayokong maulit yun. Yung sayang ang kamay ko. So, what I do is, since it's very sharp, I just pinch it. I hold the top of the flower, yung sa may petals niya. Pipinch ko lang siya around the sides. As you can see, wait lang. If you can see po dito, may parang ito dito parte. This part here, itong base ng petals. You cut it over there. Huwag mo siyadong mababa kasi yan na yung ovary ng ating plants. So, ika-cut po natin siya. So, I just pinch it around sa base while holding para hindi malaglag. Yan, kita natin dito lang siya. Oh. So, while I'll pinch it, sumasama, nakakat naman ang ating flower petals. So, why will I do this? Why should I need to take out the petals? Kasi, in some instances, like ako, I come home late from school or from the hospital, so hindi ko na naabutan open ang flower ko. So, I'm cutting away the petals to be able to access the female parts of the flower. Kung saan ko ilalagay yung pollen or yung male parts from the male part. So, I cut it carefully and also para hindi siya cross-contaminate. Yan, para walang pollen na malalaglag sa female part ng ating flower. So, just hold the ovary firmly and then pull away lang po. Yan, pull away. As you can see, andito na po ang ating petals. So, ang petals natin, yan, dito sa petals, andyan po lahat ng pollen ng gymno. Meaning, ito po yung male parts at ito po ang ilalagay natin dito sa female parts. So, if you can see this, itong parang, itong tip na to, ito yung female part, dyan natin ilalagay ang pollen. So, hindi siya, again, this is only for demo purposes. Doing this, in reality, will not yield any seeds because Gymnocalycium platygonum is self-sterile, meaning hindi po siya napopollinate ng sarili niyang pollen. So, since sharp naman din ito, kakat through ko na siya. Yan. Cut through and then open. Open, showing the pollen inside. Yan, nakikita niyo pong mga white-white. Yan po yung mga pollen. So, what I do is I just take the pollen. Yan. Si Pollen Luna. Ilalagay ko lang siya. And then, iba-brush-brush ko lang siya sa may female part ng ating gymno. If you can see na merong mga powdery substances na lumilipad or nahuhulog as you hit the pollen, as you hit the petals sa female part, yun na po yung ating pollen. Yan. So, again, this will not yield any fruit and this is only for demo purposes. So, to make sure, ako ginagawa ko full flower, full petals talaga unless marami akong plants pinopollinate, so hinahati-hati ko para mas maraming hybrids ang makukuha ko. So, ayan. Malalaman nyo if successful ang pollination nyo if after 3 days, hindi naglagas ang inyong Gymnocalycium fruit. Like this one, ito. Itong tatlo, I pollinated ito. 1, 2, 3. I pollinated this last week. So as you can see, oh, hindi pa siya nahuhulog. Galaw-galawin natin. This one is, sorry. This one is the latest. Itong, ano to? Yan. Yung kita niya parang may white pa siya puti. Yan yung latest na na-pollinate ko 3 days ago. So as you can see, hindi pa siya nahulog. Ito, this one. Ito yung, ito present pa, oh, yung female parts niya. Hindi pa siya nahuhulog. So if around 3 to 5 days, hindi pa siya nag-dry up at nahulog, meaning successful po ang inyong pollination. So another sample here is this Gymnocalycium friedrichii. I pollinated this a month ago. As you can see, hindi pa siya red. However, not all fruits of gymnos will turn red. So, eto, nagte-turn pa lang siya red. So, in about the second or third week of June, puputok po siya. So, dun nyo po malalaman na ready na siya for harvest.
I suggest na after pollinating, pag ganito naked pa po siya, like this one, naked pa po siya, do not put it in direct sun kasi magda-dry up. So I put it mga 3 days. 3 days lang siya na nasa loob ng bahay namin para hindi mag-dry up at hindi masunog. After 3 days, pwede ko na siya ibalik kung saan yung pwesto niya. So, yun lang po yung method ko ng pollination. Kasi pag brush kasi, minsan mahirap i-access yung, especially pag maliliit yung flowers, mahirap i-access yung female parts na minsan na nasa looban. So, pag nakat mo yung petals, no problem. Pero with brushing kasi, there's a chance of cross-contamination, especially if you're an aspiring breeder na gusto mo yung magagandang qualities, like for example, netong Gymnocalycium na Ferox. Pag ito siya, gusto mo yung pagiging hard spines niya, i-crossover mo siya sa isang variegated na gusto mo. Mahirap i-control ang cross-contamination if sabay-sabay at isang brush lang ang gagamitin mo. No problem if you're using tweezers tulad nito, kasi hindi naman ito nagpo-contact sa flower ng Gymnocalycium, kundi yung petals itself. So, yun lang naman po. Mabilisan po tayo kay si Sir Mike. Oo nga. Thank you for that, Ma'am Teresa. And then, we'll get back to you. Ipunin ko yung mga questions for pollination. We'll tackle that after Sir Mike. Okay. Thank you, Ma'am Teresa. Yes po. Sir Mike! Parang hindi kaya ng camera. Okay, eto naman. Same thing lang din kami ni, same technique kami ni Ma'am Teresa. Ako naman. Wait lang, part. Hindi ko matiis. Ang ganda niya. Ano name? Ganda black ng flower, pink. Black na black eh. ako yung sa purple green. Ang kulay niya. I have my black nasa bahay. It's, hindi pa siya namumulaklak. For anyway, for this one, same technique lang kami ni Teresa. I usually cut it at the bottom. Kaya lang sa kanya yung freezer, I do na it. Ito, nag-open na siya. Second day na ngayon. Usually, I do my pollination on the second day kasi yung Gymno naman, either 2-3 days yung ano niya, yung bulaklak niya. So, from here, cut. Oops, may bisita ako. Gumugamo. Yan. Kita mo yung stigma. We're going to check kung hinog na yung pollen. Usually, yung ginagawa natin, ako ginagawa, kumukuha ako. Pag may dumikit na mga parang powdery, yun nakikita niyo ba? Yung parang powder niya, that's a ripe pollen. So, gagawin ko ngayon, this one, to cross-pollinate ko siya with ito, isa. Kasi gusto ko makuha, ma-adapt niya yung haba ng tinik niya. Okay. So, ang ano lang naman kasi kung gusto mag-hybridize talaga is tara-tarang naglalaro. So, every time you cut, you have to wipe it para, sabi nga, yung contamination maiwasan. So, cut mo dito sa kabila. Okay. So, gagawin mo lang kukuha ka ng tweezer. Tagit na pa. This is sterilized ko na tweezer. So, kukunin ko ngayon like sabi ni Yung Teresa, the pollen donor is the male. So, ilalagay ko lang siya dito.
This is a female. So, kunin ko lang yung polar niya. Usually, ginagawa ko talaga, iniikot ko para makuha. Ayan. Tapos, just to dab it. Pero since kuminsan, isa lang naman ito, pwede ko naman magkumuha ng ibang ano ito. Patong mo lang. There you go. So, antayin mo lang din yung ano. 3 to 5 days pag hindi siya natanggal, successful. So, para yung sa isa, para rin parehas sila, titingnan mo lang kung anong quality paglabas. Pag ito naging parent mo, tsaka naging parent mo. So, this one will be the donor. This one will be the donor for that one. So, magiging... Ginagawa ko ito dahil sa gusto kong makita yung character kung sino nag-a-adapt talaga ng mas manong. Kaya lang, siyempre, will take years for you to long kasi medyo matagal naman talaga ang growth na ano, from seed. Okay. So, here. So, ito, pag ang pollen ay donor, that means that's a male. So, this one is the female. Yan. So, ito naman yung isa na pinodinate natin. There. So, ganun lang din. Since it's galing sa labas, ilalabas ko lang siya. Right now, umuulan, iniiwasan ko rin yung ulan. So, yan. Usually sa akin, 5 days bago ko nililipat. Pero kung minsan ginagawa ko rin is lahat ng pinolinate ko nasa sa ibang lugar. Hindi ko na siya binabalik sa dating lugar. Hanggat sa mag-ripen yung kanyang seed. Okay. Ayan. So thank you for that, Sir Mike. So babalik ko lang tayo lahat, ha. So may question ako doon sa pollen donor, sa male and female, or paano ba, nanay at tatay. So may factor ba 'yon kung anong percent ng characteristic ng nanay ang makukuha nung anak? Kung ang ginamit mo, for example, giyang kay Sir Mike, ang female niya is yung purple-green. So, ang anak ba niya is more dominant on that purple-green characteristic or mas dominant yung doon sa pollen na ginamit mo? Actually, abis din sa sinabi. Ang hirap siyang sabihin, especially galing siya sa seed. Mahirap masabihin na pag ito ang naging parent or seed bearer, dominant siya. Sa mga nakausap ko sa Thailand, sabi nila parati is if your plant is from seed, more likely they have different character. Yun parati sinasabi para. Sa akin kasi mayroon akong mga germinate kaya lang maliliit pa, so hindi ko rin masabi sa inyo na itong parent na to, ito yung seed bearer, mas malaki yung nakuha niya doon sa parent niya. Hindi ko pa siya pwede sabihin kasi matagal pa. At saka depende rin kasi talaga. Sige, Ma'am Teresa. So, ganito kasi sir. It's deeper, kasi si genetics. Mahirap siyang i-explain kasi kumbaga hindi natin alam kung ano masyadong lalabas. And then we also have to take note yung stability ng genes ng gymno natin. So, for species... Eto, makuha na natin na these are stable genes and are very good mother plants. So, pag hybrids naman, especially pag hindi pa naman cultivars, eto yung mga unstable ang genes nila. So, walang assurance na itong magandang mother plant na hybrid, ganito yung itsura. Walang assurance na mapapass on niya yun sa offspring niya, which is the F1 or the filial one. Kasi siya mismo unstable ang genetic workup. I mean, yung genetic workup to pass on the genes. Kasi hindi pa siya stable. Kasi hindi pa naman siya cultivar. So, for species naman, ang natry naman namin ni Benedict na species to species, variable. Variable yung ano niya kasi maliliit pa naman. Pero sa nakita namin,
nag-a-adapt naman siya kasi nag-graph niya. So, nag-increasing spination. Variable yung mga lumabas kasi iba-iba. Kahit same batch of seeds from the same fruit of the same mother plant, iba-iba yung lumabas. Merong mga naging pabilog, merong naging brown, merong naging bluish, all from the same mother plant. So, kumbaga, it's parang nagtaya ka rin ng loto. Hindi mo alam if mananalo ka, hindi mo alam if talo ka. So, ang advice is, just keep on breeding and breeding, pollinating and pollinating, kasi out of thousands of seeds, may maganda yan na lalabas. Ganun lang naman po. So, wala talaga kang assurance na makuha. Oo. Sir Prince, anong input mo dyan bilang masipag ka mag-pollinate? Oo, ganun nga. Kasi mayroon akong example. Mayroon akong example dito. Ito siya, tatlo lang. Yung mother kasi nito is yung rubra. Pagkatapos, crinos ko sa carnelian. Ngayon, yung mismong... napalaki ko siya, 3 years na ito eh. 3 years na sila. Ang lumabas lang, parang napili ko lang doon sa lahat ng seeds na pinunla ko. Parang tatatlo lang yung parang kakaiba. Yan siya. Parang, ayan. Parang nakuha naman yung rubra pagkatapos yung parang orange, siguro yun yung carnelian. At saka ito naman, mas light yung kulay. Mas darker. Ayan. Although so, hindi pa ito nag... Go ahead, Sir Prince. Yes, ito kasi gusto ko, kinip ko to para mapag-flower ko din siya, para i-cross ko din sa iba, para makita uli yung resulta. Ito lang yung mga lumabas na kakaiba doon sa... Ayan, tatlo lang. Ah, okay. Ayan. Sige. So, sige, go ahead. Ayan. Ito yung tungkol about sa mga bumibili ng seeds. That's both mother plants variegated. Kasi akala ng iba, both parents ay variegated, lalabas na din variegated. Kaya iba kasi akala nila naloloko sila sa seeds o ganyan. Actually, di porkit maganda pero lalabas na din sa seeds. Maganda din. Same yan sa ibang breeding, sa aso, sa alaman. Kasi naghahatakan din ng mga common traits. Kasi sabi natin na recessive. Recessive traits. Yun. Kasi may tanong din si Jonathan Chua about sa dominant and recessive traits. Ang recessive traits naman, ito yung mga common traits ng species. Ang yung dominant, ayun yung mga common traits ng species. Ang recessive traits, ito yung mga variegated tsaka mga alien forms. Mga mutated forms. You know? Hello? Yeah, we can hear you, Florent. Yeah. And gusto ko lang sagutin kay Jonathan Chua yung about recessive. Ulitin ko lang. Yung dominant, ito yung mga common traits ng species. Ang recessive, ito yung mga abnormal forms. Ito yung kailangan ng dapat both ng gagamitin, dapat mayroong ganitong traits para mas higher chance yung ma-produce mong ganun. Okay, thanks for sharing that, Lauren. May question lang tayo. Wait, nawala na. What is the best time for pollination? Pang ilang day after bloom? Third day. Ako, personally, second to the fourth day. Kasi may mga gymnos na 1 week ang bloom. Especially itong ganito, oh. Itong fried reishi ko, this bloomed for 7 days. So, naabutan niya yung ibang blooms. I pollinated this on the fifth day. And as you can see, success naman siya. So,
Yan, success naman siya. So, avoid pollinating it on the first day. As to the time naman po, ako kasi I prefer at night kasi hindi magda-dry up yung fruits. Hindi magda-dry up yung ano, tigma niya. So, and also to avoid skin cancer kasi syempre mainit at heat stroke. Do not do it in the middle of the day under the direct heat of the sun. Hi po, Sir Ron. Sir Ron. Hi, Sir Ron. Master Ron. I'm sorry, I was cooking. Tuning in ako and then I have to cook again. So, tuning in again. So this is very good. Actually, 3 hours na pala yung astute. So I'm pretty sure I'm having a discuss and other people have learned a lot of things as well today. So hindi ako nakapag-promise kasi kay Jello na makaka-join ako. Kaya medyo impromptu yung ngayon. Hopefully next time. Ayun. So, sorry ah. Nag-test lang kasi ako. Because there can only be 6. So, tinanggal ko na yung sarili ko para mapasok ko 0. So, sorry to interrupt you, Ms. Teresa. So, as you were able to answer na, no? So, yung second to the nth day of the bloom? Yes po. Ayun. Kasi, First day of bloom kasi yung makikita niya yung stigma niya medyo close pa. Yung stigma niya na medyo pag ganun pa yung tsura. So usually pag mainit at magbo-bloom siya, o-open po siya. Doon niyo po sa gitna ilalagay yung pollen. Ganun po. Ayun. So I'm going. I can still hear you guys. So I'll just give because we have Ron here. So I want to take advantage of that. Kung meron siya mga other words, so I'll leave from the stream. But I'll still be here so that I can give the floor to Ron. Thank you. Hello guys. So. ano ba ang may additional topics ko ba or additional questions ko? I'm pretty sure everyone answered yung mga questions adequately. Ang dami namang get through na nasabi. Maybe I could just supplement whatever information was already given kanina or if you have follow-up questions or siguro yung medyo mas specific pa. Yun, so, meron mo questions kanina na gusto kong i-bring up. But sorry, I can't back-read anymore kaya masyado nang makapay. Ang narinig ko ako, sorry, please confirm. Choppy. Oh, medyo choppy. Alright, sorry. Ano kaya? Okay. Lang kung pagsasalita ko para mas malinaw siguro. Is that fine? Is that okay? O choppy pa din? Choppy pa din. You sound like you're inside a bubble, Sir Ron. Yes. It's probably the connection. Let me try doing data. Wait lang. Ayun. So we are going to take back Sir Ron some other time kasi I'm arranging a special session with him. Next week, it's going to be Astrophytum. So Astrophytum naman yung magiging topic natin next week. So far, that's all that we have in terms of our topics. And meron lang tayong isang last question dito, guys. So for Jimno, pollen viability, how many hours or days can I collect pollens and refrigerate? Yes, you can collect pollens. I've had collectors collecting pollens mga around 3 days na nasa loob ng ref na gagamit pa raw nila. Pero personally, I haven't tried that po. I use fresh pollen po. Fresh. Ako 1 month gumana pa.
Gumana po 1 month na po. Anong species? Ito. Fried Ricci siya? Hindi, almost 1 month. Yung LBE 217, ay, BOS 14A. Kasi puro BOS 14A ang pollens ko. Lagi ako nag-store ng pollens. Actually, ang dami. But, meron ko sa laban na to, mga pollens dyan. Yeah. But si Sir Dan nagturo sa akin na mas maganda ilagay sa glass container para hindi daw masyado namumoy sa loob. So, yeah. Paano yung storage niya? Wrapped individually ba siya? Ah, meron. May silicone. Hindi ko siya pinagsasama. Hindi ko siya pinagsasama. Kasi baka magka-problema. Saka mas maganda na alam mo yung tura. Na, alam mo yung pwedeng kalabasan. Ito yung G-Kilianum. Tapos naglalagay ako ng, ano tawag ito? Silica gel? Oo, naglalagay ako ito. Tapos, naglalagay ako ng tissue. Kasi talagang iiwasan mong, moisture. Oo, kaya naglalagay ako tissue, kaya, newspaper, tapos ibabalot ko lang, papatong ko lang ito, tapos ibabalot ko lang. Kasi hindi nagkakasab, siyempre, di, pag konti ang gym no natin, hindi naman nagkakasabay sa bali. Dati ito wala akong alam about dito, pero nakatulong to. Pero yung viability ng pollen, hindi ko alam kung hanggang kailan pwede. How long can pollen stay? Ayun. Alin po hindi ko pa alam. Ibabalik ko si Ron. Ibabalik ko si Ron and then ask Ron the same question. Ayan, si Ron. Actually, yeah. Dante. Hello. I'm back. Sorry. Nababantayan ko naman yung nangyayari dito sa video. No? But for the other guests, I think medyo chubby daw for them, pero yung ibang nanonood mukhang okay naman. So, and I think we're post din naman dito ni Jello. So, for the benefit of everyone, sasabihin ko lang yung at least yung sagot ko for the question. So, sa pollen viability, ang critical kasi dito ay moisture. Okay, so more than more so for pollen than for seeds, any sort of water or moisture will spoil the pollen. And when storing pollen, it's absolutely important na you store them dry and cold because heat will basically degrade yung pollen in the same way as it degrades yung seeds, and water will basically cause the pollen to spoil as well. So as long as tuyo and cold naman yung ano, and usually you store it in a dark area like sa loob ng sa corners of the room or inside the refrigerator, the pollen can actually stay viable for significant amount of time. So it could be weeks, it could be months, minsan years. Actually, yung concepts din naman ng pollen and seed storage is keep them dry, keep them cold, and avoid any sort of light exposure at exposure to water. So room temperature, I've had reports or I've seen people do it for weeks, okay pa rin viable pa rin, maybe anywhere from a couple of weeks up to 1 month siguro or more viable din. The problem with this kind of information is actually hindi siya standardized. Okay? Wala tayong makukuhang like book or written information tungkol sa mga ganitong bagay. So we have to experiment as we go along. Kasi ang daming nagtatanong, nakakalaan na nila, naka-record na or naka-study na lahat ng mga ganitong bagay. Actually, hindi. For other plants, meron. But for cactus and succulents, kahit chinook lang yan or astrid lang yan, wala tayong ganong klaseng records and wala tayong ganong klaseng written na literature. So actually, this is a very good initiative. Kung meron siya na mag-compile ng anecdotal results na din, yung kanya-kanya natin results, that would be really good. But for now, we have to rely on our personal experiences and experiences ng ating friends. So, and reports naman or based naman sa experiments and personal effort, dry storage will be good for at least several weeks ng room temperature lang. Kung sa refrigerator siya, even better. The problem with freezing naman, kasi pag hindi yung defreezing mo, ibig sabihin yung from the freezer, masisira din yung pollen. Yun na din yung seeds. Kasi yung ice crystals mo, pag nagbuka ng ice crystals,
my chance na makasira siya na scene. So, all that to say na basically, if stored properly, pollen can stay viable for maybe a year or more. With substandard storage, expect mo yung viability ng pollen nasa ano lang, nasa weeks or months lang. Okay? So, I hope that's clear. Ayun, so, natatawa ako sa sarili ko sa ginagawa ko. Ayun, so, Sir Ron, thank you so much for that input. So far, I think our last question, our last topic pala, yung kay Florin at saka yung kay, what do you call this? Prince, Sir Prince. Yung sa seed sowing lang. So, mabilisan lang, your tips on seed sowing. So, let's start with Prince. Yung seed sowing naman is, madali lang din naman. More on, yung ginagawa ko kasi, katulad nung sinabi ko kanina na i-sterilize yung pagtataniman, pinaka-importante yun eh. Kasi once na hindi mo siya na-sterilize, ang tendency noon mas madaming hindi masyadong nag-germinate or namamatay yung hindi tutubo. Iyon. Pagkatapos, yung ginagawa ko is ang ginagamit ko kasi na kwan is yung parang food keeper. Pagkatapos binubutasan doon sa ilalim lang, then lalagay yung potting mix, then didiligan, antayin na tutulo yung tubig, pagkatapos i-kupan mo na yung seeds, pagkatapos tatakpan na lang. Yun lang naman yung pinaka-basic na pagsusun ng seeds. Yun lang, sir. Pares ko dyan, no? Hello? Hello? Hello, hello. Yan, ikaw na po. Ikaw na, Florin. Yes. Tapos pa-answer din ako ng question ko, ha? I posted my own question. What's your medium when sowing seeds? Actually, ano, magkakaiba ang medium natin eh, sa pagsosow. Eh. Mm-hmm. Iplatimpin din tayo actually. Pero ang pinaka-importante sa pagsosow, dapat maraming organic, non-organic food. Kasi pag puro organic, puro panis, wala silang makuha sa chat. Saka hindi matuyo yung lupa. Matuyo pa. Ang ginagamit ko, Vermica, tapos pumice. Kasi yun lang, Vermica, pumice, pearly, vermiculite. Madali magpa-germinate ng seeds, pero mahirap magpa-buhayin ng seeds. May mga mamamatay talaga na hindi mo may iwasan, may matutunaw or what. Ako naniniwala ko yung mga matutunaw, ito yung mga weak. Ito yung mga weak plants yung iba. Weak plants o kaya dahil sa overwatered, kaya natuyo yung lupa. At ang germination rate ng mga seeds magkakaiba actually. Magkakaiba sila. Ang mabilis mag-germinate dati ay Anisitsiay, mga ganun. At ang Yano BTI, medyo matagal din eh. Hmm. 1 week. Parang 1 week yung napansin ko sa Mihan. Tapos, ang mga practice pala na nangyayari dito, yung pag-fresh, pagka-harvest ng seeds, tinatanim ka agad. Dapat hindi ko itatakad. Dapat air-dry nyo muna ng 1 week. Pwede na rin 1 month sa root temp. Mm-hmm. Kasi pag tinanim mo kagad, ang tagal mag-germinate. Subukan ko na kasi last year, dahil baguhan lang ako nun, excited na magtanim ng seeds. Pero nagtataka ako, ba't ang tagal? Ang tagal mag-germinate. Hello? Hello, Jello?
May square rin dyan. Pero, anim lang yung tao na pwede at time. So, ang ginagawa ni Jalong, tinatanggal niya yung sarili niya para makapasok. But anyway, I think we can continue with the discussion kasi pinos naman, itong question niya, nangyayantay po ba ng 1 month bago iso ang early harvest and seeds para ma-break ang dormancy period? So, I'll start a little bit of info about it. Yung dormancy period, kasi meron tinatawag na seed dormancy. So, ang seed dormancy, it just means na yung puto ng mga halaman, meron siyang delay mechanism para hindi sila mag-germinate kaagad. Kasi ito delikado actually for plants, for some plants, na mag-germinate as soon as the seed ripens or as the fruit ripens. So, what happens is, and this is very common for cactus, meron silang seed dormancy na tinatawag. And what happens is, kahit nainog na yung puno, or nainog na yung puno pala, the seeds need some time or certain factors bago sila mag-germinate. And usually, yung factors na yun is water availability tsaka temperature. Although, affected pa siya ng maraming ibang bagay. And merong mga species na mas prone or mas malala yung seed dormancy kaysa sa iba. So, may mga species na kung wala yung kailangan ng sobrang tagal na dormancy, mag-determinate sila kagad. So, yes, drying, again, ang recommended for it kanina, that's a very good na technique. Instead of directly sowing yung mga buto, you allow them to dry for maybe at least 2 weeks. Hindi naman kailangan sobrang ito. May mga species na kuminsan kahit 1 month ko lang po din. So, kaya naman doon, ang problematic na makalaman is you sow a small portion of the seed every few weeks or every few months para makita mo kung ready na sila mag-germinate or hindi. So, recommendation din ito ni Volker Shatlet, which is siya yung nakahanap ng BOS 1241 at 14A in the wild. And among with the other cactus, no? Ang recommendations nila is, kapag meron kang halaman na feeling mo matagal yung seed dormancy, you take a small portion of the seeds and then you sow every few weeks para ma-figure out mo kung ready na sila mag-germinate or not. So, malalaman mo yan kasi kung di pa sila ready mag-germinate, pag nag-sow ka, either sobrang tagal or halos walang mag-germinate. And as the closer you get to the time na ready na sila mag-germinate, mas bibilis at mas madami yung mag-germinate na mga seeds from that particular plant. So, yun lang naman. Additional info, you can actually use some chemical or other treatment to bypass seed dormancy. Isa doon, yung tinatawag na scarification. So, scarification is simply removing or damaging a part of the seed coat para makapenetrate yung water and hopefully mag-germinate yung seeds. So, pwede mo gawin. Ang problem lang with gymnoseeds, masyado silang maliliit, so mahirap sila i-scarify. Meron din yung tinatawag na chemical treatments and yung isa dito na pinaka-common and is effective is yung GA3 treatment, which is yung gibberellic acid. So this is a kind of hormone that you can treat seeds with and mag-bypass for mag-bypass seed dormancy. However, hindi pa standardized kung gano'ng kalakas dapat yung GA3 treatment. So again, you really have to experiment. Maybe itatanong sa'yo makakuha ng GA3. Actually, medyo common naman yung hormone na yun. You can buy it from agri supplies or yung mga medyo specialist na bilihan ng mga materials. So yun lang naman. And again, it's better to dry your seeds before sowing them kasi sometimes if you sow them wet and fresh, wala mo to germinate. So kahit 1 week lang or 2 weeks, okay na yan. Good na yan. 1 month, okay then. Good na yan. Alright? Ayun. Thank you so much, Ron. Kulit lang ng strategy natin. Wait, ayan, kasi si Sir Prince, magre-reconnect siya dahil umuulan na sa rooftop niya. So, ipasok ko muna dito si Sir Ron. So far, yun yung na-cover na natin lahat ng mga topics natin for Gymnocalycium. So, I'm going to start asking you guys for your last word in terms of your last tip for our viewers sa pag-aalaga ng mga gymno. So,
I'll go with you first, Ma'am Teresa. So, my last words is a piece of advice na never give up. Kasi ako namatayan ako ng maraming plants. Hindi ko mabilang actually kung ilan. And medyo may kamahalan ng iba. But never give up. Kasi these plants can be a way to cope up with some losses or some stresses that we do in our lives. Number two is help the newbies. Kasi you were once a newbie and some other person helped you along the way to get where you are now. Number three, share what you have. Huwag kang magdamot. If you can give a plant to a newbie or to someone or a dear friend na alam mong ikakasaya niya naman, bigyan mo na. Kasi these plants are for happiness. I mean, not all will get money out of it, like us personally. Ako, I don't get money out of this hobby. What I get is happiness. So I just want to share my happiness with other people. So, you know, para everybody happy. So, yun lang naman. Thank you. Yeah. Ayun, thank you, Mr. Ressa. And then let's move on to Florin. Florin, it's your time. What's last words? Nakamute pala ako, dami ko na sinabi. Ayun. Ayun. Lagi ko pinapost, ano, keep collecting kahit hindi namamatay. Kahit yung mga issue. Kasi pag pag-alaga ng alaman naman, pamparelax lang din natin, for pleasure din natin. Lang. Tapos, kapag ang alaman mo pumapayat, huwag kang matakot. Actually, mas okay na minsan na-dehydrate sila. Kaysa bloated lagi. Kasi at tingin ng iba lagi, pag bloated lagi, maganda. Alam ni Kuya Ron yan. Alam ni Kuya Ron, hard grown ba tawag ko doon? Gnarly. Gnarly yung gustong term na Ron. Gnarly and hard grown. Part nila yun, sa loob ng gym na tubig naman yun. Eh. Dun, parang tanke nila yun. Eh. For me, ay parang tanke nila. Kaya okay lang kahit hindi. Laging bloated. Eh, laging drink din lang. Tapos keep sowing. Keep sowing tayo. Taas na ako sila ng Pilipinas. Thanks a lot, Lauren. And then I'll move on to Sir Ron para mapasok ko ulit si Sir Prince. Sir Ron, what's your last words? Yes, for okay. Last words for Jim Nicolation specifically. Una sa lahat, enjoy and appreciate yung kalaman for what they are. So there's a big variety of Jim Nicolation out there. Aside from the hybrids that we can find, yung mga colorful mutants and yung mga variegated na halaman, there are also a lot of species ng Gymnocalycium. And sometimes, kasi nakakalimutan natin na we started this hobby for something. I don't know what your reason is, but in my case, I started collecting because of my fascination about plants and the challenge to grow them. And every now and then, I make it a point na inaalala ko yun. And it's not because, you know, I want to have a big collection na gusto kong ipagmayabang. Although, part din yun of collecting, it's part of the joy is being able to show people and share to other people yung mga halaman na meron ka. But sometimes we get so caught up with the trends, or we get so caught up with getting the newest, the shiniest, the biggest plant out there. And we forget yung initial reasons natin why we started collecting. But, you know, given na maraming varieties mga Gymnocalycium, okay kung hindi mo makuha minsan yung mga halaman na gusto mo, it's okay if your plants die o may namamatay kung minsan. It's all part of the hobby, and the best way to stay focused or to stay in the hobby is to be
you know, be able to appreciate the plants for what they are. May mga limits talaga eh, yung mga halaman na yan. And also, experiment. I keep saying this a lot, pero meron kayong license to experiment on techniques or on things that you can do to your plants. It's good to learn about what other people have done or the other techniques na ginagawa ng mga tao. But hindi yun yung end-all and be-all of your techniques for the way you can grow your plants. So, obviously, meron mga techniques na hindi naman talaga kaaya-aya or maybe not the best technique out there. But if you wanted to do it to your plants, then okay lang. Don't care what other people say. If it works for you, then it works for you. Again, there's no single way to skin a cat. There are more than one way to skin a cat. And you have the liberty, you have the license to experiment with regards to yun nga, kung yung mga techniques na yun. Huwag mahiya. And actually, mas maganda pa doon, i-record nyo. Kung may gagawin man kayo experimentation or may gagawin man kayo kakaiba, i-record nyo para alam nyo kung ano yung effect nyo, ano yung mangyayari. Para hindi lang yung nag-experiment kayo tapos wala ka namang records or wala ka namang basehan kung para saan yung experiment. So, yun lang. And lastly, enjoy, basically. Sabi ko nga kanina, you started this hobby for a reason and don't lose sight of that reason para makontinue mo yung hobby pa if for a long time or kung gano'n man katagal yung hobby. Yun lang. Ayun! Thank you so much, Ron, for joining us, even though it's very short. Thank you so much for coming. This is really fun na marami ka pong ganito in the near future. Sharing from other people information and their techniques. This is really good kasi we need to sustain itong hub natin and yung mga collectors, the newbies, even the season-old collectors. This is still a good way. This is a really good way to sustain this sort of passion for our hub. So really thank you. Really glad na nakahabol ako ngayon. Yes, and then we'll have your session, huh? PPM kita. Yeah, yes. We'll change it on a different time so we can accommodate your schedule. Kasi may work, medyo story. 7 days yung work namin, every day yun, so medyo hassle. But I'll do my best and we shall do that session then separately. Okay. Sige, thank you, Ron. Ayan, so binalik ko lang si Sir Prince. So, and then we'll continue to our last word. Last word, Sir Edison. Ano, yun, bali ang last word ko sa mga, ano, mga katulad kong mahilig sa gym, no, ay maging confident lang kayo, tapos huwag kayong matakot na mag-try kasi hindi kayo matututo, hindi kayo mag-aaral ng experience kung takot kayo lumabas sa ano sa box nyo. So, kung may gusto kayong i-try, wag lang kayo magtanong, try nyo rin. Tapos, kung willing kayong matuto, willing kayong tumanggap ng mga opinions, I recommend na sumali kayo sa mga groups and mag-like kayo ng mga pages ng mga kapwa gymno breeder natin para ano magdagdagan yung mga experience nyo and yung mga knowledge nyo. Tapos regarding naman sa mga may mga kaalaman na dyan or yung mga may mga knowledge na sa gymno, huwag kayong madamot, huwag kayong mag-block, huwag kayong mainis pag lagi kayong tatanong yung mga bago. Ayun, so ayun lang, happy planting sa lahat. Thank you. Okay, thank you, Edison. And then we'll move on to Sir Prince. Okay. Inabutan na ako ng ulan dito sa rooftop. Sorry, ha? Kaya nga, dito kasi ako nag-sit up eh. Kaya mas makuan, matahimik kaysa doon sa baba. Kasi madaming mga bata. Kaya dito ako. So yung aking naibibigay na kuan lang is i-enjoy nyo lang yung pag-collect at pag-hobby sa gym, no? At yung pag-pollinate, doon tayo magkakaroon ng mga magaganda at makakaproduce ng madaming klase ng gyms. So, yun lang. Ayan. Thank you, Sir Friends. We are looking forward na mag-release ka na ng mga hybrid mo. Ay, hopefully ko. Okay, thank you. Tagal-tagal pa ata.
And then let's move on. By the way, for Sir Mike, happy birthday. Advance happy birthday for birthday. June 9. So happy birthday for the next week. Happy birthday po, Sir Mike. Yeah, so, Sir Mike, your last words. Okay. First, sasabihin ko is you have to enjoy what you're doing. If you started doing collecting cactus, like for example, gym, enjoy what you're doing, then first, important sa lahat is you have to apply what you know. You have the knowledge, but you don't apply it, it's useless. You have to apply it. Kahit konting knowledge mo, you apply it. Like in grafting, kung gusto mo na matuto mag-graft, manood, mag-search, then you apply it kung ano na panood mo. Ganun dapat ginagawa. Then, I also want to ask. Ako din, kasi my character is I ask. So, kung kayo, pag if me as a seller, if someone asks me, paano to alagaan, sasagutin ko. So, if you buy from a seller or from anyone or you get plants from your friends, you have to ask them, paano ba to alagaan, paano ba to pinapaganda, okay? Para at least kahit paano, you have the idea na on how to take care of the plant. Tapos, those makakasama natin na nag-aalaga, na matagal na, if we have the experience and we have the we share it to those. Wag mong sabihin na newbie siya kasi eventually, pag natuto yan, baka mas marunong pa sa atin yan. Mm-hmm. So, share it. We share our knowledge so that yung hobby natin will go on. Lalaki yung community natin. Yung community natin. Then, one thing ang gusto ko rin i-ano sa atin, we are still a small community. So, what we do to help each other para lumaki community natin, then we share what we have. Kung medyo newbie pa nga yung isang tao, makulit, sabihin natin, this is what we're going to do. Ito yung dapat mong gawin. Step by step, para at least kahit paano matulungan natin at lumaki yung community natin. Thank you very much. And what I've said, just enjoy what you're doing. And mamaya, 8 o'clock, may live selling ako. Oh, ayun. So kaya kailangan din natin itong i-cut kasi in the next 25 minutes, magla-live selling na si Sir Mike. So kung may mga pending questions kayo, head on to the live selling para makabili kayo ng mga binibenta ni Sir Mike. So eto lang, as part of the tradition ng FB Live Series, kailangan ko ng goodbye picture from our panelists. So if you can just wave for mga 10 seconds continuous kasi para makuha ko yung screenshot. Okay? 1, 2, 3, wave! Sorry, sige pa, kasi hindi pa dumadating dito sa phone ko. Hindi pa kayo nagwe-wave sa phone ko. Sige, tumala ka pa kayo man tapos, kung sa akin yung ano ng... Yan. Okay. Yun, okay na. Okay, so again guys, thank you so much Sir Mike, Florin, Edison, Prince and Ma'am Teresa. Thank you so much for giving your time to us to share your knowledge and for accepting the invite to become a panelist here. So, ayun. So, guys, like what we said, continue joining groups and let's just spread the positivity in the plant community para masaya tayong lahat. And then, until we see you again next time, thank you, guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Paul. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Thank you, Paul. Bye. Ano ko, hindi ba mawag yun? Bawal, pagdala mo nga yung